Para mag-start na tayo. Okay, para pumasok na sila. Or live. Okay, so live na tayo. So, magandang gabi po sa Pilipinas, sa lahat ng mga taga-subscribe natin dito sa The Truth Page. Pasensya na po kayo, pero medyo natagalan po kami sa aming live stream sa ating page, no? Sa ating alamin, medyo may technical problem po at humihina po yung ating signal. So magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, madaling araw sa lahat ng mga sa panig ng mundo, no? Lalo-lalo na sa ating mga OFW na nanonood dito sa ating palatuntunan. At ganun din po sa apat na viewers natin. Pasensya na po, medyo natagalan po tayo dahil po loading po yung ating signal, no? Only in the Philippines. So muli, salamat po at naway samahan po ninyo kami sa ating Q&A sa araw na ito, no? Q&A po tayo ngayon kung ano po yung inyong mga katanungan na hindi natin natakel o nabasa yung inyong mga tanong ay sasagutin po natin sa araw na ito. Muli, samahan po ninyo kaming lahat at tayo po ay mag-aral, matuto at mapalalim po ang ating pananampalatayang Katoliko. Muli, kami po ay kaoring kagaya ninyo na nagkakamali. Kaya kung meron po kayong nais na i-correct sa amin, pasok po kayo rito at i-correct niyo po kami kung meron po kaming mga maling nasasabi tungkol sa aral ng Simbahang Katoliko. Willing po kaming magpa-correct at ganun din po, iniimbitahan po namin ang ating mga separated brethren o mga fellow Christian na gustong pumunta rito. Eh, pasok po kayo at maganda po, no? Ulitin po namin, no? Hindi po kami nagre-remove, kaya lang po kung hindi po nag-mute at hindi po mapakiusapan. So para po maging maayos po yung ating talakayan, eh gagawin po natin sa kanila yon para lang po maging maayos. No? Kagaya na nangyari kahapon na binabawal natin na mag-mute, eh hindi po siya sumunod at pinababalik naman natin siya. So pasok po kayo rito at magsama-sama po tayo para po sa ating alamin. Muli, maraming salamat po sa lahat ng patuloy na nagbibigay sa atin ng tulong, no? Hindi na natin i-mention ang kanilang name. At maraming salamat po. Naway maghanda po kayo ng maraming mga katanungan para po sa ating pananampalatayang Katoliko. Ito po si Brother Monchor kasama ni Brother Jun at Sis Malo para po sa ating alamin. Ang paluwalhatian, kapurihan, kadakilaan ay para lamang sa Diyos at sa kanyang simbahan. Amen. So, back to you, Sis Malo. Ay, sa mapagpalang gabi, araw, sa umaga, sa ating lahat po. Pasensya na po, medyo natagalan. Humina po yung net, loading lang ng loading kanina. So, again, ngayon pong gabi, ay puro Q&A po tayo. So, I hope po na naghanda kayo ng mga itatanong and ito po pagsusumikapan naman namin na masagot lahat sa abot po ng aming makakaya. So kung may kakulangan man po sa aming mga sagot, pwede po kayong pumasok dito at mag-share po ng karagdagang mga sagot pa po. So minsan po, syempre hindi rin namin alam. So I hope na kayo po alam din nyo yung iba. So sharing po tayo para maging kapakipakinabang po yung ganitong pagbabahaginan. So again, maraming salamat po at sana po samahan nyo kami hanggang mamayang 10 p.m. So puro Q&A po tayo ngayon. So sana po gawin natin kapakipakinabang ang gabi na ito. Thank you po. Bro Jun, bati-bati muna. Magandang gabi po, Sis Malo at saka Brother Melchor. Magandang gabi, bro. Sa mga manonood ngayon, magandang gabi. Magpasalamat po tayo ngayon sa ating Panginoon na binigyan niya tayong panibagong gawain na naman sa ganitong sa gabi. At pasalamat po tayo na ipatuloy ang gawain na ito sa Defense of the Truth. Tapos at ipagdasal ko din po natin yung mga namumuno sa atin dito. Sila ni Sis Malo at saka ni Brother Mirko na kailangan din natin ng i-prayer sila. Yan lang po. God.
Ay, salamat. So, pasensya na po. Medyo may technical problem po yung ating Zoom, no? Abangan niyo po sa darating na Webes dito po yung ating debate sa isang teacher of systematic theology na naghamon sa atin ng debate. Dinit niyo po masasakyan po yun, no? Alas 8 po ng gabi dito po sa ating alamin, no? Kapanapanabik po ito dahil ang makakasagupa po ni Brother Mel ay isang theologian, no? Sa kanya, no, isa po siyang Reform Baptist Theologian Teacher, no. So muli, para po sa karamihan ng ating Panginoon at para sa kanyang kadakilaan, ta bago po tayo mag-umpisa, eh kinakailangan po natin siyempre mag-pray sa patnubay ng Banal na Espiritu Santo. Okay, let us pray, Sis Malu, para makapag-start na tayo. Okay, let's pray po mga kapatid sa ating pong mga viewers ngayon at sa comment section si si Cynthia, si Lorena, Bro Roland Part. So, ilan pa lang po yun sa comment section natin. Let's pray po mga kapatid para sa pagsisimulang muli ng ating gawain na ito. Let's pray po. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Panginoon naming Diyos na banal na makapangyarihan sa lahat, niluluwalhati at dinadakila ka naming Panginoon sa mga oras na ito. At kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa lahat ng mga biyaya at pagpapala na pinagkakaloob mo po sa amin, higit lalo ang pagmamahal at yung dakilang pag-ibig na bumubuhay sa amin. Salamat aming Panginoong Diyos, higit lalo sa biyaya ng buhay, sa iyong paggabay sa amin. Sa mga oras ng Panginoon, hinihiling po muli namin na iluko mo po sa amin ang iyong banal na spirito ng kaliwanagan upang lubos na kami ay magabayan at maturuan sa lahat ng aming mga maririnig at aming mga sasabihin. Nawa Panginoon ang lahat ng aming mga maririnig dito sa ating gawain na ito ay tumimo sa aming isip, sa aming puso, patungo sa aming mga gawa. Nawa Panginoon, ikaw ang manguna sa amin at maging kalakasan namin ng aming pananampalataya ang lahat ng aming mga mauunawaan ng tungkol sa aming doktrina ng Katoliko. Nawa Panginoon, maging daluyan kami ng iyong awat habag, pagmamahal sa aming kapwa at bigyan mo po kami ng tiyaya na maging bukas ang aming isip, higit lalo ang aming puso para sa aming kapwa, Panginoon. Ikaw ang maghari sa amin, Panginoon, hindi lamang sa mga oras na ito, kung hindi sa bawat sandali ng aming buhay. At ito po ang aking samadalangin sa iyong makapangyarihang anak sa Jesus, kasama ng Diyos, Espiritu Santo, na namubuhay at naghahari, magpa sa walang hanggan, at sa walang sawang pamamagitan ng aming inang Birhen Maria. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Amen, no? Salamat po, no? Dito na po sila at nagsipasok na yung ating mga kaibigan, no? Salamat, Angie, Sis Angie Marantas, kay Bro Jun, kay Renato Sumpay, no? Nakapasok na siya siguro. Marami itong hinandang mga katanungan. Si Renato Sumpay, no? Sis Malo, nawala na naman yung video mo. So... Nawa, samahan tayo sa ating hanggang alas 10 na mga katanungan sa araw na ito. At samahan tayo at patnubayan ng Espiritu Santo. Naway masagot natin ang lahat ng ating mga, ang kanilang mga katanungan para sa araw na ito. No? So muli, patnubayan tayo ng Diyos at gabayan ng kanyang banal na Espiritu Santo. No? Ihanda niyo na po ang lahat ng inyong mga katanungan para po sa ating alamin. Okay? Sino po? Magandang gabi po, Bro Renato Sumpay. Magandang gabi din po. Sis. Magandang gabi po. Ayan, ganyan. Pasok po kayo dito para mag-share po tayo dun sa mga ilang nagtatanong sa atin. Maganda po yung sharing kasi okay lang po na minsan hindi natin masagot kasi hindi naman natin alam lahat. Sa totoo lang po yun, hindi naman natin alam lahat. Kung ano lang yung kaya nating i-share dito sa mga katanungan, hanggang doon lang po tayo, wag nating pilitin ng hindi natin alam. So kung hindi natin alam, pwede namang pass. At sa susunod, pwede naman nating balikan yung mga hindi nasagot na tanong. So wag pong mag-aatubilin na hindi po, wag tayong pumasok para... kasi nahihiyang mag-share.
So, ganun po yun. Kung ano lang po yung kaya nating isagot at ma-share. Amen po. Okay, so sino po mayroong unang mga katanungan doon sa ating comment? Meron na bang tanong, Sis Malo? Wala pa eh. So, pinagtataka ko lang ang pinagtataka ko dito sa ating live na to. No? May pumasok man dito sa ating comment at live. Hindi naman nagtatagal at umaalis. No? Hindi naman natin sila pinapalayas. No? Papasok sila rito para magtanong yung ating separated written, pero panandalian lamang, no? Hindi sila nagtatagal, no? Bakit kaya? Hindi naman natin sila pinakalayas. So, siguro po, para po maganda, iniimbitahan po natin sila, no? Magtanong po sila kung ano po yung mga katanungan nila sa ating simbahang Katoliko para po masagot natin ang mga marami nilang mga pag-aalindangan, pagdududa, at mga aligasyon sa simbahang Katoliko. So muli, maraming salamat sa atin at sa pagpapala ng Panginoon, tayo pong muli ay magsama-sama sa araw na ito. Okay, meron pong katanungan. Si Bro Renato Sumpay. Yan, si Bro Renato, marami kong tanong. Nakagawa ka na ba ng isang notebook na katanungan, bro? Bro, may isishare lang akong nangyari kanina. Oh, sige. Tanghali sa akin. Sige, mag-mute lang ako. Sige. Ano? Sige po. Mag-share ka, mag-mute lang muna kami hanggat wala pang tanong. Kanina kasi nang tanghali, nag-atin ako sa online mass ng Quiapo Church. Tapos sa umpisa, sa simula, ganda naman ng yung pagbasa sa first reading, tapos sa salmong tugunan, tapos sa gospel, at sa humili ni Father. Kasi itong yung mass ng sa tanghali, 12:15 p.m. ng Quiapo. Tapos yung bandang uli sa may yung spiritual communion, 'di ba, may nakasulat doon sa mag-spiritual communion. Tapos may sa gilid may screen na yung ostya, nakikita parang nasa grid hard, nakalagay dito sa kanan ng Ngayon pagkatapos ko ng communion, so ugali ko na kasing pagkatapos ko ng communion doon, yung kamay kong kanan tinatouch ko doon sa may parang sa grid hard na sa ostya, yung sa gilid. Ngayon nananalangin ako ng pagsisisi, nakatikit ang mata ko. Parang may naramdaman akong hinihigop ako, yung hinihigop yung katawan ko. Akala ko nga may lindol. So siguro naramdaman ko 5 to 7 seconds. Kasi nakapikit ang mata ko nga habang nananalangin, pero ang kamay ko nakatas dun sa grid heart na yung sa ostya. Tapos akala ko ako parang may lindol, parang hinihigop ako. Di nagtaka ako, dinilat kong mata ko. Wala naman, tinanong ko yung misis ko kung may lindol ba sa atin, wala naman eh. Parang ibang naramdaman ko kung may ano to, kung divine origin o hindi ko nga alam eh, o demonic origin ang nangyari sa akin. Ito eh, hindi pwedeng kako iba eh, dahil palagi ko naman ginagawa araw-araw kasi nag-atin ako ng online mass sa Quiapo. Araw-araw ko naman ginawa. Kanina lang may naramdaman ko na iba. Yun nga, parang hinihigop ng yung kamay ko. Ano kaya ibig sabihin to? Yun lang, Bro Mel. Yung isishare ko. Dahil simbahan yon at nangumunyon ka. So, syempre, nandun yung presensya ng Diyos dahil sa communion natin at doon sa Holy Eucharist na tinatanggap natin, nandoon mismo ang tunay na katawan ng ating Panginoon, no? Nandoon mismo ang present ng Diyos na si Jesu Cristo na nasaan yung tinapay, no? Kaya kung that time, sabi mo, nangungumunyon ka at yun ang nararamdaman mo, natural, divine yung ating ostya, tandaan mo. Yan ay katawan at tunay na katawan ng ating Panginoong Jesu Cristo, no?
Kaya, yes, hindi natin dapat pag-alinlangan yan. Kung nakaramdam tayo ng ganun at si Kristo mismo yung ating tinanggap, natural, magpe-penetrate sa atin si Kristo. Dahil ang demonyo kailanman ay walang kakayahan na maging tunay na katawan at tunay na dugo yung ostia at yung alak na ginagamit ng pare. Kundi ang may kakayahan lang gumawa nun ay ang ating Panginoong Heso Kristo, no? So, kaya tingnan mo, maraming mga miracle ang nangyayari sa iba't ibang panig ng daigdig dahil nagmamanifest talaga sa ostya, yun talagang present, real presence ng ating Panginoong Heso Kristo, no? Dahil sabi mo, humawa ka doon sa ostya at doon sa Sacred Heart, therefore, ang hinawakan mo talaga ay yung katawan ng ating Panginoong Heso Kristo. So, yun ang ating kasagutan. No? Huwag tayo magsasabi na demon ba yun o ganyan. Hindi kayang gawin ng demonyo na mag-transform into the real body of Christ sa pamamagitan ng tinapay na tinatawag nating the true body of Jesus Christ na tinatawag nating transubstantiation. Kung baga, no, naramdaman mo yung presensya ng Diyos noong araw na iyon. Yun ang aking kasagutan. No? Kasi hindi kayang gawin ng demonyo yun. Only God, no? Ang Diyos lamang ang pwedeng makagawa ng ganong kakayahan sa pamamagitan ng Holy Eucharist. Lalo-lalo na ito ay konsagrado ng Alter Christus o sa pamamagitan ng pare, sa katauhan ng pare, nandoon si Kristo during that time. Yan ang ating kasagutan. Okay. Kasi bro, sa buong buhay ko ngayon ko lang naramdaman. Naramdaman mo ang presensya ng Diyos. Ibig sabihin mo, no? No? Kahit na siya ay nasaan yung tinapay, but the real presence of God inside the Holy Eucharist, no? Doon mo makikita na naramdaman natin, nagpaparamdam siya, no? Sa pamamagitan ng banal na sakramento ng Eucharista, lalo-lalo na ng Misa, no? Kaya huwag tayong mag-aalinlangan sa ating tinatanggap na body of Christ. Tunay po yan. Yan po yung tinatawag nating transubstantiation. Huwag na huwag nating pag-aalinlang. Sasabihin natin, yung amoy tinapay, yung itsura tinapay, parang nasaan yung katawan dito, no? So, yun po yung ating misteryo ng ating pananampalataya. Sabi nga sa Hebrew 11, no? Na ang pananampalataya ay yung mga bagay na pinaniniwalaan ngunit hindi nakikita. Yan ang ating pananampalataya, no? Okay, so yun ang ating kasagutan, Renato, na magpasalamat ka dahil nagparamdam sa iyo ang presensya ng Panginoon sa pamamagitan ng Holy Eucharist at ng Misa, no? Salamat sa Diyos at mayroong mga tao kaya na mga ganun na nagpaparamdam ang ating Panginoong Hesus Kristo. Okay, next question, may mga tanong pa? Tsaka ano, dagdag ko lang. Yung presensya po ng Diyos, hindi lang po parang sa mga oras na yon. Kung hindi, kapag tayo ay tumutulong sa kapwa, nagmamahal sa kapwa, at higit lalo na talagang yung pagtulong natin, yung pagpapatawad sa kapwa, yung presensya po nun ng Diyos, nandun po yun sa atin. Dahil yun po ay gawain o yun po ay talagang will ng Diyos yung mga ganong bagay. Lalo na yung magmahal ka sa iyong kapwa at tumulong ka sa iyong kapwa, magpatawad sa iyong kapwa. Yan po ay talagang isang uri na ang presensya ng Diyos ay nasa atin. At saka po yung sinasabi niyong naramdaman niyo kanina, alam niyo po dun sa, sabi nga po dun sa Divine Mercy, kung gaano kalaki ang daladala mong sisidlan sa paglapit mo sa ating Panginoong Diyos, ganun din yung makukuha mo. Let's say for example, yung paglapit mo sa Kanya, yung paglapit mo sa Diyos, yung pagdalangin mo sa Diyos, nananampalataya ka na may Diyos, yun din yung babalik sa'yo. So kung ang iniisip mo sa mga oras na yon o yung oras na iyon ay ikaw ay feeling mo talagang ang yung presensya ng Diyos ay nandoon sa iyo dahil yun yung kapalit kung ano yung talagang daladala mong pananampalataya na nandoon talaga siya lalo na doon sa banal na ostya na nandoon talaga siya. Ganun yung parang napipil ako kasi ganyan yung parang akala mo nung araw lang na yon na ano na nandoon yung ano hindi da
minsan kasi tayo, nagsisimba sa totoo lang, aminin natin hindi. Minsan, kapag nagsisimba, maraming galit sa puso, maraming kumbaga, nasa simbahan, pero yung isip, lumilipad doon sa mga problema, sa mga ano. So, ibig sabihin, hindi natin makuha yung lahat ng kasagutan doon sa kahili, sa mga iniisip, sa daladala natin na inaano natin sa Diyos, kasi mas lamang yung mga problemang iniisip kaysa doon sa magiging kasagutan kahit nandun ka sa loob ng simbahan. Aminin natin 'yan, 'di ba? Pero kung tayo pupunta doon sa simbahan, tatanggap ng banal na ostya, at alam natin na ang lahat ng kagalingan sa pagtanggap natin sa kanya ay iyon lahat ang magiging kasagutan. So yun lang po yung ano, mas share ko. Amen po. Amen. Amen. Salamat po. Okay, so meron pang tanong, bro? Kung meron pa pong tanong, ay walang problema. Hanggang alas 10 pa tayo ng gabi dito. Mahaba-haba pa yung ating pag alas 8 pa lang, no? Mag-alas 8 pa lang, no? So meron pa po bang mga katanungan, no? Kahit ano pong tanong, basta po masasagot natin dito, no? No, pag hindi namin masagot, sabi namin hindi namin alam yan. Masap magpakatotoo na lang tayo. Kaysa sumagot tayo na hindi natin alam. Yes, Roychie? Yes, Romel. Ang tanong ko. Itanong ka? Meron akong tanong. Itanong ko, Romel. Malupit pa yan. Malupit. Yung impyerno ba is gawa ng Diyos para sa mga demonyo lang o para parusahan talaga yung mga tao? Okay, no? Sinabi dito ni ano ni tawag dito ni Moda Francis na sabi niya na nakanood daw siya ng exorcism na ginawa pala daw 'yon ng demonyo, no? Pero ang simbahan natin walang sinabi kung sino talaga ang gumawa. Bakit nagkaroon ng impyerno? Dahil sa hustisya ng Diyos kaya lumitaw 'yan, no? No? Dahil tansinin natin, hindi gagawa ang Diyos ng isang bagay para itapon doon at sunugin lamang doon yung kanyang kalarawan na nilikha niyang likeness and image, no? Bakit lumitaw 'yan, no? Bakit lumitaw ang impyerno? Bakit lumitaw ang purgatorio? Nagkaroon yan dahil sa tinatawag natin the perfect justice of God. Kaya nagkaroon yan, no? Lumitaw ang impyerno, lumitaw ang purgatorio dahil sa napakalaking hustisya na pinapairal ng Diyos at perfect justice. Kaya lumitaw yung mga estado ng ganyan. Halimbawa, kung walang impyerno, saan ilalagay ng Diyos yung mga hindi sumunod sa kanya, hindi lumaban sa kanyang mga kagustuhan, mayroong tinatawag tataglay ng 7 capital sin, huwag mong sabihin, ihahalo niya yan dun sa langit. No? Lalabas na ang sabi nga ng banal na kasulatan sa chapter 21 ng Revelation, kung babasahin natin, na walang masusumpong ang marumi o isinumpa sa langit. Eh kung walang impyerno, saan ibalagay ng Diyos niyan? Kaya ang impyerno lumitaw sa pamamagitan ng hustisya at perfect justice na gustong ipatakita ng Diyos atin na ang Diyos ay walang kinikilingan at walang pinapaboran kundi ang tamang hustisya lamang ang umiiral at dapat pairalin para sa kanyang mga nilikha. Kaya lumitaw yung impyerno na yan. No? Pero kung ang tao, ang mga demons ay hindi suwain at patuloy na namumuhay sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, walang purgatorio, walang impyerno. Dahil sumusunod sila, no? Pero dahil sa ganung pangyayari, binigyan tayo ng free will, mayroong mga paglabag, mayroong pagsuway, kaya lumitaw at nagkaroon ng ganyang mga estado para ipakita sa atin ng Diyos na ang Diyos ay tunay na perpekto sa kanyang paghatol at pagbibigad gawad sa hustisya ayon sa ating mga gawa, mabuti man ito at masama. Yan ang sagot ko, Bro Ichi. Okay, thank you, Bro Mel. Iisip na naman ako ng isa pang tanong. Sige. Tsaka, sabi nga, ang kamatayan ay hindi nilikha ng Diyos. Yes, demonyo yan. Hindi nilikha nila ng Diyos. So, syempre malalim na pag-aaral doon sa kung bakit
hindi sa Diyos ang kamatayan. Tandaan natin nang nilikha ng Diyos ang lahat ng nilalang kasama ang tao, nilikha tayo sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig. Dahil sa kanyang pag-ibig, ang Diyos ay pag-ibig. Sabi nga, sobra-sobra ang pag-ibig ng Diyos. Kaya ito ay ibinahagi niya lalo sa atin. So sa pagbabahagi niya nung pag-ibig na yon, ang tao ay nilikha niya ng merong tinatawag na preternatural gift. Ayan. Yung preternatural gift na yon, ang ibig sabihin nun ay pinagkalooban ng Diyos ang tao ng higit sa kanyang pagiging tao. Katulad ng siya'y magiging immortal. Ayan. Meron siyang integrity. Kumbaga, yung isip at puso ng tao ay nag-uusap, kumbaga nagkakaroon ng connection. So sa pag bibigay sa atin ng preternatural gift na yon, ang tao ay immortal. Hindi nagkakasakit, hindi mamamatay, hindi magugutom. Dahil yan sa ipinagkaloob na pag-ibig sa atin. Kumbaga binigyan ng tao ng higit pa sa kanyang pagiging tao. So, ang dahilan ng pagkakaroon ng kamatayan ay hindi ang Diyos, kung hindi ang tao. Sapagkat yes, yung knowledge at fruit of knowledge and evil, sabi nga ito ay nagkaroon ng sinasabing pagkakaroon ng desisyon ang tao na hindi isinangkot ang Diyos. Sa desisyon ng taong ginawa na yon ay isang paglabag. Sa paglabag na yon na kanyang ginawa, dahil nakalabag na siya, dahil hindi niya isinangkot ang Diyos sa buhay niya. Kaya nawala ang preternatural gift na ito na ipinagkaloob niya. Kaya ang tao ay bumalik sa kanya, kung saan ang naturalesa ng tao ay nandoon na yung kamatayan. Kaya nga ang kamatayan ay talagang lumaganap. Yan, lumaganap. So, once na hindi natin sinusunod ang Diyos at hindi natin isinasama siya sa lahat ng ating desisyon, sa lahat ng ating gagawin, ganun ang mangyayari sa atin. Napupunta tayo sa wala, sa lahat ng desisyon. Ito yung matibay na ebidensya dyan, Bro Ichi, no? Kung meron kang Bible, yes, no? Sa Wisdom of Solomon, no? Chapter 1. Yes, sa Wisdom of Solomon. Chapter 1, verse 13 and the following verse. Ang kamatayan ay hindi gawa ng Diyos. Yes. Hindi siya nalulugod sa pagkamatay ng alinmang may buhay. Kita mo, no? Hindi siya nalulugod sa pagkamatay ng alinmang may buhay. Bakit? Bilang tao, sa tao na tayo malintulad, hindi siya nalulugod na ang kanyang nilika, ang kanyang kalarawan, ang kanyang likeness, image, mamamatay. Ibig sabihin, yung kalarawan, kamukha mo, makikita mo, sinatapon sa impyerno. Hindi nalulugod ang Diyos doon, no? Pero bakit nagkaroon ng ganon? Dahil nga sa hustisya at tunay na perpektong pinapairal ng Diyos ang makatarungang paghatol para sa kanya. Choice mo yon, kaya ka napunta ron. Ginusto mo ron, kaya ka nakarating doon. Pero ayaw ng Diyos eh. Pero dahil gusto mo doon, wala ang magagawa ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil choice mo yon, meron kang free will, no? Ginusto mo yon. Ayaw man ng Diyos na mapunta ka doon, pero dahil sa kayong katigasan ng ulo, dahil sa iyong pagsunod sa sarili mong kalooban, nakarating ka doon. Sabi niya, ginawa niya ang bawat nilalang upang magpatuloy at lahat ng nilanglang niya ay mabuti at mahusay. Wala silang kamandag na nakamamatay. Yan. Ang kamatayan ay di nagahari sa dagdag na ito, sapagkat ang katarungan ng Diyos ay walang kamatayan. Ngunit ang masasama, ayan na, si Lucifer, ay naghahanap ng kamatayan sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Kinaibigan nila ang kamatayan at nakipagtipan dito, sapagkat iyon ang nararapat nilang kasama. Kaya pumasok yung kasamaan, pumasok at ang the wage of shame is death, no?
kaya nagkaroon ng kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan at yung tinatawag nating paglabag doon sa kalooban ng ating Panginoon at pagsuway sa Kanya. No? So dahil sa ating free will, binigyan tayo ng Diyos ng free will na kung anong gusto mong piliin, nasa sayo yan. Hindi tayo nilikha ng Diyos na parang disusi pag sinabi niya, oh, akin ka lang, huwag ka nang pupunta sa iba. No? Although kaya niyang gawin yun dahil siya yung bumika sa atin, kaya niya tayong kontrolin. Pero hindi ganun ang Diyos. Binigyan niya yung kalayaan mo kung anong gusto mong pumili, masama o mabuti, nasa sa iyo na yan. No? So nandoon, kaya nga ang Diyos, sa kabila ng ating pagiging makasalanan, nandiyan dyan yung kanyang awa at habag na handa kang bumalik. Kahit na gano'ng kapakamarumi, gano'ng kapakamakasalanan, ang sabi ng Diyos, papuputiin kita gaya ng niebe at bulak sa kaparangan. No? Nakita mo, no? Kahit gano'ng kadaw kadumi, papuputiin ka ng Diyos kagaya ng niebe at bulak sa kaparangan. Nasa Isaiah yan. Kaya lagi tayong hinihintay ng Diyos sa pagbabalik hanggang sa kahuli-huli ang hininga natin. Dahil ayaw na ayaw niya na ang kanyang nilikha, na kanyang larawan at ang kanyang kawangis ay itatapon lamang sa impyerno at susunog din lamang doon. Ayon ang Diyos yan. Pero yan ang ginusto mo, choice mo yan, hindi yung gusto ng Diyos. Kaya lumitaw ang impyerno, kaya lumitaw ang purgatorio dahil sa pamamagitan ng habag at tunay na hustisya ng ating Panginoon. Kaya yung mga estado na yan ay lumitaw dahil na rin para sa atin. Amen? So yun. So ibig sabihin po, yung kamatayan na yun ay not literally yung kamatayan natin, yung katabusan ng buhay. Kung hindi, ang namatay sa atin or nawala sa atin, yung preternatural gift. Mapapansin niyo po ba, sa pasensya na po yung aso na yung maingay, mapapansin niyo po ba kapag ang ating mga kaparian ay nagmimisa sa isang patay, di po ba? Mapapansin niyo po yun, ano? Meron po sila sa isang bahagi ng kanilang dasal doon at pagbibigay ng ano pangalan nito, yung mga condolences doon sa patay. Makikita po ninyo doon sa kanilang dasal na doon sa ating ama o sa kaharian ng ating ama ay wala ng kamatayan. Binabanggit po yan ng pare, kamatayan, paghihirap, sakit. Ayan. Binabanggit po yan. Di po ba nakikita nyo? Yun po yung nawala sa atin. Pero yan muli ang mararanasan natin sa piling ng ating Panginoong Diyos kapag tayong lahat ay isinuot natin or yung grasyang nagpapabanal. Sabi nga, yung grasyang nagpapabanal kapag ito ay ating isinuot o talagang isinabuhay natin, yung mga grasya na ito ay makakamtan natin yung nawala sa atin na ipinagkaloob na sobra ng ating Panginoong Diyos dahil sa kanyang punong-punong pag-ibig. Ibabalik yun sa atin ng Panginoong Diyos. Once na yung grasyang nagpapabanal na yun, ay masunod natin sa isip, sa salita, at sa gawa. Yan po yung salita ng Diyos. Amen po, tumulong sa kapwa, magbigay sa kapwa, magpatawad sa kapwa, at magmahal ng kapwa. Yan po yung mga ilang bagay na grasyang nagpapabanal. Tandaan po natin na ang destinasyon natin ay sa langit. Yan po ang goal nating lahat. So, napakalalim yes. Po ng pag-aaral na yun. Actually, kung babasahin natin yung Biblia, no? Kapag ka isang taong makasalanan ay namatay, hindi natutuwa ang Diyos dyan. Kasi kalarawan niya yung namatay, eh, no? Kalarawan niya at likeness niya yan. No? Basahin niya yung Ezekiel 18:23. Hindi ko kinasisiya ang kamatayan ng masama. Sabi pa ni Yahweh, ang ibig ko nga, siya'y magsisi at magbagong buhay. Nakita mo yung rasyon ng Diyos, no? Kung paano, no? Hindi siya natutuwa. Wala si Bromil. Sa atin minsan, pagka yung kapitbahay natin na chismos. Bromil, nawawala-wala ka. So, pervisyo sa buhay natin. Na... Sis. Nawawala po si Kuya Mel. Atin, no? Bakit di pa kaya ito mamatayan, no?
Na, nawala ba? Wala. Oo, nawawala. Nawawala. Oh, ulit. Repeat. Wala na naman siya. Sis Malo, pwede po akong magtanong? Opo. After po ni Kuya Mel. Ah, sige po. Yes po. Sige. Oo naman. O, kamusta na? Okay, nagahang siguro. Yung like, sandali lang. Naghang. Ano siya? So, yung mahina yung neto. Okay, narinig na ako? Yes po, loud and clear. Yes. Kaya lang nagpuputol-putol. Wala na naman si Kuya Mel. Okay na? Okay na ba? Narinig na ako? Yes. Ano ka? Putol pa rin. Putol. Ayun. Wala na naman. Ayun, baba muna siya. Kanina nga, hirap ng net pa loading. Babalik yun. O, may Mark, kamusta na yung kinakasama? Yes po, sis, Malu. Inaabangan ko po talaga ngayong Sunday. Excited na po ako. Sunday na ba yon? Yes po, ngayong Sunday po. Sabi ni Kuya Mel, in-schedule niya po. Nang Sunday? Ah, wala this pa. This coming Sunday po. Kasi sa Webes, meron pa rin siyang debate. Yes po. Sa isang Reformed Baptist. So, isang systematic theology teacher. Ayan. Wow. Ng Reformed Baptist Church. So, tapos, ang hinamon, ang na-topic ay True Church. Patay na tayo dyan. Suicide to. Hindi ba siguro. Pero, syempre, kasi pagka isa kang systematic theology, medyo mabigat yun. Ayan po, si Kuya Mel, nakapasok na. Ayan na. Okay, so, sound. Ayan. Uulitin natin, yung sinasabi ko nga pala, nawala eh. Nawala yung signal, no? So, uulitin ko, hindi gusto ng Diyos na ang masama ay mamamatay, no? Unang-una, ang tao ay kalarawan ng Diyos yan, no? Sinabi nga sa Ezekiel 18:23, hindi ko kinasisiya ang kamatayan ng masama, sabi ni Yahweh. Ang ibig ko sana ay siya ay magsisi at magbagong buhay. Nakita mo yung chance na binibigay ng Diyos sa mga tao, no? Hindi siya natutuwa, pero tayo minsan, yung kapitbahay natin na nakakaaway mo, yung mga ang minsan, lalo na yung mag-asawa, pag nag-aaway, sabi, hindi ka pa mamatay, no? No? Yun ang sinasabi, hindi ka pa mamatay, walang yata, hindi ka pa mamatay, yung mga ganun. Pero ang Diyos hindi, ayaw niya nung ganun. Ang sabi niya, no? Hindi ko pinasisiya na ang masama, kamatay ng masama. No, hindi siya nasa. Pero tayo minsan tuwan-tuwa. Minsan yung kapitbahay natin, nabalitaan natin, inatake na, may kaaway mo yun. Ay, salamat naman. Buti nga namatay na siya, matatahimik na ako. No? Hindi yun ang pananaw ng Diyos. Kabaligtaran sa iniisip natin. No? Kaya wag nating, okay. Wag nating ipapanalangin na yung ating kapwa ay mamatay. Sino ba ang may kagustuhan ng kamatayan? Ang Diyos ba? Hindi. Sa karunungan ni Solomon, ito ang sabi. Ngunit dahil sa pakana ng Diablo, nakapasok ang kamatayan at ito ang kahihinatnan ng mapailalim sa kanya. Nang dahil sa Diablo ay kay Satanas, pumasok ang kamatayan. Hindi kagagawa ng Diyos na tayo'y mamatay. Ayaw niya ngang ultimo nga yung masama eh. Ayaw niya lang mamatay eh. No? So tayo sana hindi po tayo ganun na kinatutuwa pa natin yung mga kapwa natin, lalo-lalo na yung mga kaibigan natin na nakaaway na, nakailatan. Minsan sinasabi natin, kahit mamatay ako, kahit sa hukay, hindi kita mapapatawad. No? Hindi ganun ang gusto ng Diyos. Tandaan mo, kapag ka ikaw ay may burden, pag ikaw ay namatay, tandaan natin, dala-dala mo yan pagka humarap ka sa trono at sa hustisya ng Diyos na hindi ka nakapagpatawad. Sabi niya, no? Patawarin niyo rin yung nagkakasala sa inyo para patawarin din kayo ng aking amang nasa langit. Kung ikaw ay namatay at may baon-baon na, na walang pagpapatawad sa puso mo, pagdating doon, ikaw ang magdadala niyan, hindi yung iniwanan mong buhay pa. Dahil yung buhay pa na nasa lupa, anytime kaya niya magsisi at kaya niya magbagong buhay. Pero tayo na namatay na hindi tayo nakapagpatawad sa ating kapwa, bananagutan yan sa hustisya ng Diyos. No? Ayaw ng Diyos na mamatay ang kahit na sino at mapunta sa impyerno. Ayaw niya yan. No? Pero tayo, lalo-lalo na pagka inis na tayo sa tao, galit na tayo sa kapwa natin,
eh, pinapanalangin mo pang mamatay. Hindi ganun, no? Wag ganun. Hindi yun ang tinuturo ng simbahan. Sabi nga, ibigin mong yung kapwa gaya na yung sarili, no? Ang napupot sa inyo ay ipanalangin ninyo. Huwag niyong sumpain, kundi ipanalangin. Dapat ganun tayo, no? So, maraming maraming salamat. Okay, back to you. May tanong pa? Yes po, Kuya Men. Yes, Mark De Rojas. Sabi mo yes, sa po, Sunday. Yes po, Kuya Men. Sunday. Yes. Alas magandang gabi po. Opo. Magandang gabi po sa lahat. Kahit Kuya, lalang-lalang na kay Kuya Mel at kay Sis Malo. So, ito lang po yung tanong ko, Kuya Mel. Doon po kanina sa ano, gusto ko lang po malaman kung may napunta na ba sa impyerno or may tao na ba sa impyerno. Hindi lang napunta, marami nang lumalangoy doon, marami nang patotoo doon. Even ang mga mystic na mga banal natin, even si John Bosco nakarating na doon, no? Pinakita sa mga mystic, pinakita lalo-lalo na kay St. Faustina, no? No, nakapunta sila doon, ipinakita nila yung kinahihinatnan na mga nakarating doon. Kaya mayroon ng babala dito ang ating mga banal na mga mystic, no? Na bagamat buhay pa sila, kaya nga mystic, ay nakakapunta sila roon, nakita nila yung mga ganun. Even si St. John Bosco, no? Yung kanyang kamay nalapno, sabi ng anghel na de la Guardia niya, umawa ka sa dingding na yan. Paghawak niya ganun, sobrang init, ang kapal, no? No? Tinalakay na natin dito yan, bro, may mark, wow, hindi ka pa nakapasok, no? Nung pag-isip yes, na sa kanyang, pagbalik niya sa kanyang, ano, nagising siya, nakita niya yung kamay niya, lapnos. So doon niya nakita na meron na nando doon, no? Meron na. Marami nang naglalalangoy doon. Marami na mga santo na nagpatotoo na marami nang nando doon sa lugar na yon, no? Hindi yung literal na apoy, spiritual fire yon, no? No, ano yon? Ano yung mga sinasabi na, no? Hindi ito yung literal na kagaya ng apoy dito. Sabi ng isang santo, mas masakit pa sa apoy na nasa lupa ang spiritual fire na nandakita namin sa interno. Ibig sabihin nun, napakasakit na mawalay ka sa Diyos, napakasakit na wala at hindi mo mararamdaman ang presensya ng Diyos. That time, hiwalay ka. Ano habang panahon na forever na hindi mo makikita ang banal, hindi mo makikita ang kaluwalhatian ng Diyos, wala ka na, kumbaga ano, tinatawag nating totally absent na. Ano na, kumbaga ano, wala ka ng kaugnayan sa Diyos. Parang wifi lang yan. Pag pinutulang ka ng wifi, wala ka lang access, no? Wala ka na access, wala ka na communication kahit sa sino pang mga banal at mga santo. Putol na ang relasyon mo. Napakahirap na, no? Yun ang sinasabi nilang spiritual fire, no? Mas masakit pa yon sa apoy dito sa lupa doon sa spiritual fire sa impyerno, no? Meron na mga nakarating doon, ipinakita na sa ating mga banal, no? Yung mga mystic natin. Yan ang sagot natin, may mark. Okay. Ka brother, so, 'di ba? Yung pagsasalarawan ng ating Panginoong Jesus, 'di ba? Nung kinast yung net, 'di ba? So 153 na mga iba't ibang klaseng isda. Na yung 153 na yun, excuse me, yung 153 na yun, bilangin mo yung bansa, kung ilang bansa ang mundo nung araw. 153 nation. Oh, yun nga yun. So, ibig sabihin, yung pagsiseparate ng mabuti, sabi nga yung maiinam na isda at sa hindi, yung separation na yun, yun pa lang eh, yung paglalarawan kung paano yung mapapabilang doon sa kaharian ng Diyos. Yung pagsiseparate din ng kambing sa tupa, doon pa lang meron ng hint kung saan ang destinasyon mo at kumporme sa estado ng iyong buhay, kung ano talaga yung kalalagyan mo, kung ano ba yung estado ng buhay na pinipili mo talaga sa Diyos ba o doon ka sa impyerno. Doon pa lang may hint na yung paglalarawan ng kaharian ng Diyos, yung paghihiwalay sa mabuti at sa hindi mabuti. Doon pa lang meron talaga sinasabi ni Jesus doon, 'di ba? Kung magsabi sa kanyang kapatid na ulol ka, mapapasapoy ng impyerno. Doon pa lang, no, sa chapter 5 ng Mateo, ang sino man magsabi sa kanyang kapatid na ulol ka ay mapapasapoy ng impyerno. Mag-course sa kanyang kapwa. No, doon pa lang may talagang may impyerno. No, kaya yung mga sinusumpa kita, mamatay ka na hanggang sa ganyan, no.
Nakakatakot yun yung magbibitaw ka ng sumpa. Hindi mo ba alam na kapag ka ang sinumpa mo ay tao palang banal, sa'yo epekto nun, sa'yo yung balandra nun. Kumbaga yung sumigaw ka sa bundok, bumalik yung echo, ikaw ang magiging ano ng course nun. Kapag ka ang isang taong banal at malapit sa Diyos at sinumpa mo, tandaan mo, ang course nun sa'yo ibabalik. Totoo yun. No? Kapag ka ang isang taong banal ay sinumpa mo, ang course nun sa'yo ang balik. No? So doon natin malalaman na talagang may impyerno. Kaya nga, sabi nga ni Jesus, no, yung sa parable of talents, sabi niya, unfaithful servant, no, gapusin niya yan, itapon niya doon sa labas, doon magninit-nit ang kanyang mga ngipin. No? Doon mo makikita na talagang may impyerno. Tinutukoy na ng Biblia yan. Di ba yung unfaithful servant, yung dalawa, binigyan ng talent, napatubuan ng pares na halaga. Pero isa, tinago yung halaga, no, sabi niya, unfaithful servant, no, hindi ka mapagkakatiwan. Gapusin yan, itapon yan doon sa at manginit-nit ang kanyang mga ngipin. Doon mo makikita na talagang mayroong impyerno. No? Okay, yung mga hindi naniniwala sa impyerno, pagdating ng araw niyan, doon sila maniniwala at makikita nila yan ng personal. Okay? Okay. So, last question po, Kuya Mel. Yes. Ito po yung last question. Tanong lang. Sige lang. Po sis, ito po kaya may last question. Paano po yung tao, halimbawa pag yung isang tao namatay, automatically po ba Kuya Mel mapupunta siya sa purgatorio? Depende yon sa klase ng kanyang mga gawa. No? Sabi niya, hahatulan kayo ayon sa inyong mga gawa, kung ito man mabuti o masama. No? Kasi ang Diyos justisya, no? Hindi naman ibig sabihin na wala ka namang bahid kasalanan ng mortal tapos i-impyerno ka. Sa kailalagay ng Diyos. Kaya nga sabi sa iyo, kaya lumitaw yung purgatorio at impyerno dahil sa perfect justice ng Diyos. No? Hindi ka naman pwedeng dalhin sa langit, pero ano sabi ng Diyos? Makipagkasabi ni Jesus, no? Sa Mateo 5, no? Kung tayo daw ay mayroong pagkakasala, sabi doon, no? Makipagkasundo na tayo, no? Ito napakaganda ng sinabi. Chapter 5 verse 25 yata 'yon, kung di ako nagkakamay. Kung may ibig magsakdal sa iyo, makipag-ayos ka agad. 5:25 nga, no? At nakarating sa hukuman ng iyong kaso. Ayun, sino ba yung hukuman? Ang ating Panginoon Jesus Kristo ang judges, no? Kung hindi, ay dadalhin ka niya sa hukom at ibibigay ka nito sa tanod at ikukulong ka naman sa bilangguan. Tandaan natin, may tinutukoy na bilangguan sa unang Pedro chapter 3 verse 19, no? Kung saan ang mga espiritong nakabilanggo, pinuntahan ni Jesus, at ito ay isinama niya sa langit nang siya umakyat, Efeso 4:4 and the following verse, sabi niya. Tandaan mo, sabi niya, sabi doon, dadalhin ka niya sa hukom at ibibigay ka sa tanod at ikukulong ka naman sa bilangguan. Tandaan mo, hindi ka makakalabas doon hanggat di mo nababayaran ang kahuli-hulang piso na dapat mong bayaran. Ayan, yan ang tinatawag nating purgatorio. Yung 27 naman, patungkol naman yun sa impyerno. Ito yung mga tinatawag nating lumabag sa sampung utos. Narinig nyo, huwag kayong mga ngalunya, huwag kayong magaganito, no? Doon mo makikita yung hustisya ng Diyos, no? Sa chapter 25 hanggang 26, sabi doon, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-huli ang sinti mo. Sa 27 to 39, tinatabi nun, sinasabi roon, tandaan mo, sabi niya gano'n, mabuti pang mawalan ka ng isang bagay na yung katawan kaysa ang buo mong katawan ang itapon sa impyerno. That is the parallelism between the purgatory and impyerno doon sa Mateo chapter 25 hanggang 30. Basahin mo yon, makikita mo yung justisya ng Diyos doon. Na nandun doon tinutukoy na hindi ka makakalabas doon sa bilanggo na yon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-huli ang senti mo. No, ibababa mo sa 27 to 30, no? Mabuti pang bitinang ka ng leeg kaysa magkasala ka, kaysa sunugin ka ang iyong katawan at itapon sa impyerno. So doon mo makikita kung gaano ang justisya ng Diyos umiiral doon sa Mateo chapter 20, chapter 5 verse 25 hanggang 30. Makikita mo ron yung perfect justice ng Diyos. Nandoon doon yung pagbabayaran mo, no? At hindi ka palalabasin doon hanggat hindi ka nakakapagpiyansa. No, ano 'yun? Anong lugar 'yun? Pero sa 27, itatapon sa impyerno 'yung katawan, no? So doon mo makikita 'yung mga paralel o 'yung mga parable na ginagamit ng ating Panginoon, 'yung tunay na hustisya ang paghatol ng Diyos, no? Hahatulan tayo at 'yun sa ating mga gawa kung titingnan mo 'yun. 'Yun ang sagot ko, bro, or may mark
Rojas. Yes po, Kuya Mel. So, ibig po palang sabihin, Kuya Mel, yung mga tao na kabilanggo, so may posibilidad pala na makapunta sa langit. Yes! That is a purification process. Yes. Hindi ito yung bilanggo na opo, literal na nasa New Bilibid Prison. Ha? Baka sino po yung makakabayad nun, Kuya Mel, para makadalhin sila ni Kristo sa langit? Ikaw! Tayo! Yung mga mita, yung mga rosary. Mga dasal. Yes. Ah, okay po. Yung ating tinatawag na mga tindol. Ibig sabihin yung mga taong buhay pa. Yes! Kaya nga meron tayong communion of saints. Yes. Yan ang napakaganda sa pananampalatayang Katolika. Yes po. Thank you po, Kuya Mel. Pansinin mo no yung ating panalangin. Alang-alang sa mga kaluluwa, lalong-lalo na yaong walang nakaalaala. Kasama na ron yung mga separated brethren natin na hindi niniwalang may purgatorio. Kaya magpasalamat sila sa atin, kasama sila sa panalangin natin, kahit hindi sila naniniwalang may purgatorio. Dahil pag nagmimisang pare, lalong-lalo na Panginoon, alalahanin mo ang mga kapatid namin, mga yumao, lalong-lalo na yaong walang nakaalaala sa kanila. Kasama sila doon. Kahit ginagano nila ang simbahan Katoliko, nandoon pa rin yung pagnalangin ng ating simbahan para sa kaligtasan ng mga separated brethren natin. Ganyan ka magmamahal ang ating simbahan Katoliko. Kaya nga 818, sabi nga ng assisi natin, sila ay hindi mga kaaway, kundi mga anak ng simbahan Katoliko na dapat natin silang igalang at irespeto bilang kapatid sa Panginoon. Sa paragraph 818 ng CCC. Yan ang sagot natin. Importante po ng thank you po, Kuya Mel. Yes, sobrang importante po ng ating mga dasal para sa ating mga yumao. So tandaan po natin. Amen po. Parang ganito lang yan eh, may mark eh. Pumunta ka sa mall. Halimbawa, yes. Sa mall. May malaking salamin doon na pintuan, nasagi mo yon, marupok na pala yung pagkakatornilyo. Hindi mo alam, no? Dahil di mo naman sinasadya na nasagi mo, natapatan na marupok na pala yung pinagkakabitan ng bumuwal, no? Bumagsak, basag. Siyempre, magagalit yung may-ari, matutuwa. Siyempre, magagalit po. No? Siyempre, ano naman gagawin mo? Kung todo hingi ka ng sorry, kung todo pasensya ka. Kasi ipapakulong ka nun eh. No? Kung todo yes. Sasabihin ng may-ari, O sige, hindi na kita ipapakulong, no? Pinatatawad na kita. Ayan, natuwa ka naman ngayon. Pero, bayaran mo. Yun tama. Yun. Fix mo yung ginawa mong disgrasya doon sa ano. Kaya nga meron tayong indulhensya. Pagbayaran yung damage. Danyos. Yes, yung danyos. Kailangan yun. So yung pagkapatawaran na yun, walang problema doon kung talaga pinatawad ka, di ba? But, meron kang dapat pagbayaran, di ba? Yung damage noon. Kaya nga, yung scenario, parang ganun yung parallel to purgatory. Kaya nga bro, no, kung ikaw ay may mamamatay at meron kang utang, bago ka pumanaw, bayaran mo. Kasama yan doon, no? Totoo yun, kasi may nagtestimony niya nung nag-aaral kami sa UST. Tinanong niya kay Father Oreta. Father, meron po kasi akong kaibigan, no? Namatay siya may utang, no? Gabi-gabi, nangihingi siya ng panalangin at nag-uutos na bayaran daw yung naiwan niyang mga utang. Kasi daw, hindi daw siya makapasok sa dapat puntahan dahil sa mga yun. See? Tinistay mo na yun nung nag-aaral kami doon sa UST sa theology ng class course. Totoo yun, sabi ni Father, mo, kinakailangan pagbayaran mo dito. No? Sinong gagawa nun? Yung mga communion of saints na nandito, yung mga church militant na nandito at church triumphant na nagdadasal sa langit. Yan yun. Kaya meron tayong communion of saints. No? Okay. Yan ang sagot natin. May Mark Rojas. Romel. Yes. Luigi. Malapit itong, yata yung tanong mo ah. Medyo ano to eh. Itong yung inon ni Pope Francis na opens doors an extraordinary year of forgiveness. Kasama ba rito yung mga soul na namatay na? O yung... Itong plenary indulgence? Yung parang gano'n. Plenary? Oo. So, yung door of mercy, unang-una, kasama yan kapag kaya na inoffer natin sa kanila as an indulgence. Pansinin natin, okay, no? Okay. Yes, yung mga door of mercy. No? So, mas maganda pala ipanalangin yung mga mahal natin sa buhay na namatay dahil yes, mapapatawad. Very effective kung ang ipananalangin natin yung ating kapwa kaysa sa sarili natin. Totoo yun. Okay, very effective na pinanalangin mo yung kapwa mo kaysa sa sarili mo. No? Pansinin mo yung panalangin ng babae at saka yung publikano. Pinapanalangin niya yung sarili niya.
Sabi, hindi ako kagaya nung itong publikano na to. Gaya, madalas ako mag-ayuno. Pinakinggan mo ng Diyos yan? Hindi. Ang pinakinggan yung nando doon sa kabila. hindi epekto yung Panginoon. Araw-araw ako, naglilimos, naggaganito, sumasamba ako sa templo, nag-aayuno akong ganyan, nagbibigay ako ng ganyan. Hindi siya pinakinggan na bakit? Tinataas niya yung sarili niya. Kaya very effective kung ang kapwa mo ang ipananalangin mo kaysa itatas mo yung sarili mo sa pamamagitan ng panalangin. No? Kaya nga tingnan nyo, meron tayong prayer for the dead, prayer for the ating mga departed people of departed na namatay. No? Very effective yun. No? Kaya tayo nga, kaya sabi niya, di ba? Pray for us no without ceasing. Pray without ceasing. Manalangin tayo na huwag manginginawa. Ultimo sa San Pablo, tinawag tayo. Sabi ni San Pablo sa kanyang sulat, ipanalangin nyo kami. Bakit hindi mamarunong manalangin si San Pablo doon sa kanyang sulat? Nanawagan siya sa mga taga Corinto, taga ito, ipanalangin ninyo kami. Bakit hindi mamarunong manalangin yung mga apostol at nangingin sila ng panalangin? Kasi alam ni Apostol San Pablo na panalangin ng mga tao sa para sa kanila ay very effective yun. Kaya yung ginagawa natin panalangin sa mga prayer for the dead natin, sa mga separated brethren natin, very effective yun. Ang tawag natin doon ay indulhensya. No, lalo-lalo magro-rosary tayo, i-offer natin para sa kaluluwa ni so and so forth, para sa kaluluwa ni ganon-ganito, mananalangin ng rosary, very effective yun. Napakalaking indulensya ang maibibigay natin para sa kanila. No? So yun ang ating kasagutan, Bro Ichi. Yung door of mercy o yung door of faith, meron yan, pitong simbahan yan. No? Naka-avail ako niyan, no? Pitong simbahan, meron kaming passport niyan, at tapos kinuha yung aming name, dinala doon sa Rome. Kapag naka-ano ka ng pitong simbahan na natapos mo yan during that day na tinatawag nating door of mercy yun, door of mercy, no? Yung door of faith, porta fide ba yun? Yung bawat simbahan na pito na magkakaroon. Meron ngayon, nagaganap kasi year of St. Joseph kasi ngayon eh. So ang ending yata ng passport pag ano, dito sa amin. Kaya lang hindi ako So, gawin niyo 'yon. Mga pinuksan na simbahan. Yung mga ganun, pasok kayo doon, no? Siyempre, kailangan din, sabi nga, no, na papasok tayo doon, mangungumpisal. Hindi yung papasok lang. Kinakailangan obligado tayo mangumpisal bago tayo mag-perform ng ganun. Kukunin yung name niyo doon, isusulat doon sa parang certificate, padadala sa Roma at kasama yung ipapanalangin ng Santo Papa, no? Wow. Yes, totoo 'yon. Napasama yung aking pangalan doon, no? Kasi nag-ano kami noon na 7 iglesia 7 churches kami noon that time nagkamagana parang pilgrimage, tapos binigyan ng passport, tinasulat ko sa parang certificate pangalan. Sabi ko, bakit niyo po kinukuha? Tinanong namin sa pare, baka di mo alam na yung mga ninyo dadaling sa Roma para sasama sa panalangin na ating Santo Papa. So tuwa kami dito kami sa Our Lady of Sorrow na binigyan ng ganun ng privilege ng ating simbahan, no? Salamat. May nagdadasal sa atin doon sa Roma. Santo Papa pa. No? Yes. Salamat sa Diyos. Pala yun. So, Brother Nev, thank you. Thank you very much nga pala dito sa, I think, magkakamag-anak to. Talagang nakakatuwa si Sis Anne. Anne ba to? Si Elgin. Kapatid yata to ni Saint, bakit ba saint ako ng saint? Sister is pala. Sorry. Ayan, at saka magandang gabi, Sis Neng B. Si Sis L. Jean ba? Kapatid to ni Sister is eh, di ba? Lagi siya, lagi dito. So, thank you very much. Lagi po kayong pumapasok. So, nag-share, nagtatanong. Yung pagtatanong po ay isang sharing din po yun. Sa totoo lang. Isang sharing din po yun. Okay. So, thank you very much po. Right, salamat. Si Sis Angie Marantas, no, no, meron po yata isi-share si Sis Angie Marantas. Sabi niya sa akin, Changino, pwede mo po ba kaming marinig yung sharing niya dito? Pwede po ba, Sis Angie Marantas, na sabi niya, Bromel, pwede akong pumasok sana mo at meron akong i-share kahit saglit lang. O, walang problema. Yung pong ating programa ay hindi po kay Brother Mel at kay Sis Marunong para po sa ating lahat ito, no? So, Sis Angie Marantas, pwede ka po mag-share ngayon. Bibigay po namin sa inyo.
Yes, Sis Angie Maratas, pwede ka pong mag-share. Nakamute ka po. Nakamute po. Touch nyo po yung mic. Yan. Hello. Yan. Unique ka? Wala ito. Yan, okay. Hindi. Ano? Sige. Magandang gabi. Magandang araw at magandang madaling araw sa inyong lahat. Mga brothers and sisters in Christ. At saka sa mga viewers, saan man sa tulog dito sa mundo dito. Magpapakilala pa ba ako? Hindi na. Yes, sis? Sis Malo, magpapakilala pa ba ako? Ah, kayo po. Okay lang. Para makilala po kayo ng ating mga viewer. Ako po ay si Angie Maratas, taga Pasig City. Metro Manila. Ang isa sa laysay ko sa inyo, may pagkahaba-haba ito, okay lang ba? Sige po, okay lang. Tinataguruan ko itong conversion ko sa Holy Rosary. Dahil nga, nagtapos ako ng high school at college sa Catholic school. Hasang-hasa ako sa pagro-rosaryo noon. Pero nung nag-asawa na ako, limot ko na ito pati gawain pananampalatayang Katoliko. Ang dasal ko ay acts. Adoration, contrition, thanksgiving, and supplication. Last March 2020, kasagsagan ng COVID, totally lockdown ang Metro Manila. Sumasabay ang kapatid ko sa stroke. Na-stroke siya dahil natakot ang mga taong pumunta sa ibang hospital, nadala siya sa na private. 1 month comatose, 2 months yung medication. Umabot ng 2 million ang bill namin. Para bagang binagsakan kami ng daigdig. Dala-dala namin ito ang takot sa COVID. Financial crisis. Depressed kami mag-pamilya. January 2021, ako ibabaling ko ang sarili ko sa ibang bagay dahil halos araw, gabi-gabi akong umiyak sa problema. Ang una kong napapanood ay yung si Brother Paul Alima, pastor ng Jehovah's Witnesses for 16 years, naiinganyo ako. Pagkatapos mga grand debate ni Father Darwin, mga debate ni Brother Mel Manalili. Pinanood ko ito. Itong mga taong ito, sila ang pumukaw sa tulog kong pananampalatayang Katoliko. Sabi ni Father Darwin sa punto-punto, Holy Rosary is a powerful prayer. Alam na alam ko ito, pero matagal ko nang binaon sa limos. Pero gawin pa man, gawin ko ito ako. Gabi-gabi nagro-rosary ako, at gabi nagro-rosary ako tungkol sa kapatid kong nabigreden siya. Almost 1 year na yung panahon na yun. At saka naramdaman ko na nawala na ang depression ko nung nagro-rosary na ako, gumagaan na ang problema namin. Ang sabi ko sa mga anak ko, sabi ko, kasi parang nakita ko na gumagaan na ang problema namin sa malaking utang, sa hospital. Ang sabi ko sa mga anak ko, by March, mark my word. Tapos na itong problema ito. Kamungkat-mungkat, hindi ko akalain na March 23, kinausap ako ng anak kong lalaki. Ang sabi niya sa akin, doon daw muna ako sa kabilang bahay dahil isolate daw siya sa kwarto ko. May sipon, ubo na siya, at may lagnat. Sabi ko, Lord, hindi pa ba sapat ang paghihirap namin?
Pero Lord, kakapit pa rin ako sa iyo. Kahit anong gagawin mo, kakapit pa rin ako sa iyo. Gabi-gabi, araw-gabi, madaling araw, nagro-rosary ako. Hanggang nagpa-hospital na ang anak ko, kaya lang hindi natuloy dahil walang mapaglagan sa kanya dahil puno na hospital. Pagkatapos, after 3 days, sa bahay lang siya, ang medication niya nasa bahay lang. After 3 days, nahawa na yung asawa niyang buntis, kabuwanan niya Mayo. Silang dalawa, nagpa-swab test. Positive. Pagkatapos yung anak niyang 16 years old, 10 years nang ay nag-insulin, nahawa na rin. May ubo na rin sipon. At saka yung 4 years old, nahawa na rin. Then, ang sabi ko, Lord, para akong sinakluban kung anong sumaklong sa aking katawan. Pero Lord, sabi kong ganun sa kanya, kakapit pa rin ako sa iyo. Hindi ako matitinag, Lord, hanggat hindi mo ibibigay sa amin ang awa mo. April 13, alas 5, nag-PM ang anak ko. Sabi niya, ma, huwag kang mag-alala. Okay na kaming dalawa, yung buntis ng asawa. Ay, salamat sa Diyos, sabi ko ng ganun. Salamat sa Diyos. Dumating itong anak kong babae, tinawagan daw siya ng anak, yung manugang kong buntis na iyak ng iyak dahil hindi na daw siya kayang katawan niya, sa sakit na katawan niya, wala na siyang pangamoy, wala na siyang panglasa. Hirap na siyang huminga. Ako akala ko, tapos na sila. Sabi ng anak ko, ma, hindi lang nila sinabi ang tunay na kalagayan nila, ma. May pinaglilihiman ka talaga, maayaw nilang ano ka, may stress ka. Alas 9 ng gabi ng April 13, Martes yun eh, sorrowful. Ang ginagawa ko, nag-rosary ako. Pinagnilay-nilayan ko bawat misteryo. Sabi ko, Lord, nagdadalamhati ka ng dahil sa kasalanan ng tao. Sabi ko, Lord, patawarin mo kami, patawarin mo yung anak ko. Ang sakit-sakit, Lord, na ano ko yung ano ko. Awa ako sa anak ko, Lord, hindi ko doon man matulungan dahil may hadlang. Hanggang pagkatapos na, sabi ko, Lord, pagkagaling mo lang yung anak ko, isisiwalat ko yung Holy Rosary, Lord. Sabi ko nang gano'n sa kanya. Iyak na iyak ako hanggang alas 3 ng madaling araw. Kinabukasan, nagmamasid lang ako. Pagkatapos, lumabas ang babae, yung manunggang. Sabay, may kausap siya sa telepono. Sabay siya gawin. Sabi niya, ate, free na kami. Sabi niya, free. Sabi ko, ay, thank you, Lord. Yung pala, yung anak, yung lalaki, nung araw na yun, na maalam na sa kapatid niyang isa, na maalam na daw na hindi na daw niya kaya ang katawan nila. Pagkatapos, sabtis yung mga anak niyang tatlo. Kasi nahawa na rin sila. Pagkatapos, nung mga ano na yun, sabi ko, Lord, sabi ko na ganun, kapit pa rin ako sa iyo. Pagkatapos, tuloy-tuloy ang prayer ko, tuloy-tuloy ang rosary ko. Nung ano na, hindi na nakapaniwala ang doktor kasi negative ang tatlong bata. Hindi sila makapaniwala pero tuloy-tuloy yung panalangin ko sa Diyos, tuloy ko yung pag-rosary. Sabi ko, Lord, please Lord, pagalingan ko sila ng lubusan na mga, sabi ko nila, tundukan muna po Lord ang aming napakalaking problema na yung buwan na ito, Mayo na yun. Tundukan mo po Lord, kaawa na yung kapatid ko.
sobra-sobra na yung pag-ano niya, pagdadalamhati niya. Patawarin mo siya, Lord. Tugpan mo po, Lord, ang aming ano, problema. Praise God, pagka May 18, kinuha na ng kapatid ko. Pagkatapos, nagdusa, nag-look naman kami, pero magaan sa amin. Kasi parang nabayaran na namin mga utang, mga ganyan. Wala na, sabi ng anak ko. Tinuldukan niya ng Lord ang ano, problema natin. Kinuha naman yung auntie. Ang sabi ko sa kanya, yan ang plano niya eh. Yun. Alam niyo, totally healed na talaga ang pamilya ng anak ko. Tsaka wala na kasing problema ngayon. Tinudukan na talaga ng Panginoon. Kaya sabi ko, Lord, maraming salamat, Lord, sa lagong binigay mo sa amin, Lord. Maraming salamat din sa mga kapitbahay ko, yung tumutulong sa amin, mga kaibigan, mga kamag-anak. Maraming salamat. At maraming salamat din kay Romel dahil siya ang nagbigay daan para makapagsabi ako dito sa programa niyo. Salamat. Maraming salamat. Glory to God po. Amen. Salamat. Amen. Glory to God. Napakaganda po ng share ng ating kapatid. Una-una po, ang dapat natin pasalamatan si Sanji Maranas, ang Diyos po, hindi po si Brother Mel. Si Brother Mel po, si Sis Malo po, si Teres, si Sis Ann, si Bro Ichi, si Elgen, si Yovente, si May Mark Rojas, si Sis Nibi. May mga instrumento lamang po tayo ng Diyos para po sa ating mga kapwa Katoliko. Siya po ang dapat natin purihin, siya po ang dapat luwalhatiin. Lahat po ng papuri, kaluwalhatian at kadakilaan ay sa Diyos lamang po natin ibibigay, no? Amen. 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 Salamat po. Okay, may tanong na po. Salamat po sa napakaganda niyong mensahe, no? Yes, let us pray the rosary, no? Yes. Ang sabi ko, Lord, isiwalat ko ang kapangyarihan mo at sa kapangyarihan ng Holy Rosary through Brother Mel. Amen. Hmm. Pero nung panahon na yun, hindi ko naman, nakilala lang kita dahil sa mga debate mo, hindi ko naman alam kung sa, hindi ko alam yung paano kita punta, wala akong alam dito talaga sa ano. Sabi ko, Lord, i-guide mo na lang ako, Lord. Bahala na, gagawa ko ng paraan. So, yun, ikaw ang hinipo ng Panginoon na ikaw ang bigay daan. Yun. Glory to God. Actually, talagang powerful yan, no? Yung aming topic dyan. No? Yung sa Hiroshima, Nagasaki ba yun? Na bumagsak yung atomic bomb, no? Na doon sa siyam na Jesuit priest, na ilang kanto lang ang palitan, bumagsak doon yung atomic bomb. Lahat ng madaanan nito, natutunaw, namamatay. Pero itong nine na Jesuit priest during that time, ni Anino, ni Buhok, hindi man lang nalagasan, no? Nawasak na yung mga katabi nilang mga building, pero yung kanila hindi man lamang nagiba. No? Kaya nagulat yung mga scientist, sabi niya, anong meron kayo? At yung mga napakalayong perimeter ng naabot ng atomic bomb na radiation, namatay. Yung iba, mga mukha ng zombie na, pero kayo, anong nangyari? Sinuri sila, no? Sinuri sila ng mga scientists, hindi makapaniwala. Wala man lang silang nakitang positive na sila ay tinamaan ng radiation. Wala. Tinanong, ano yung ginagawa ninyo? Ang sabi ng mga siyam na Jesuit priests, yung iba buhay pa, yung iba patay na, gabi-gabi, araw-araw, nagdadasal kami ng rosary. Maaring, sabi ng mga aring sa pamamagitan na aming panalangin, pinotektahan kami na Ina ng Diyos na mahal na Birhen Maria dahil siya ay Reyna ng Santo Rosario. Totoo yun, even ang demons, no? Kung manonood kayo yung The Exorcism anong pangalan nito? Emily Rose? Galit na galit ang demonyo kapag naririnig niya yung rosary. Sabi nga doon, kung alam lamang ng mga taong ito kung gaano kasakit sa aming pandinig ang rosary, no?
na kung paano lang nila ito dapat gamitin, no? Galit na galit sila diyan. Kaya yung mga separated brethren natin, yung mga fellow Christian natin na umaatake sa rosary, alam na this kung bakit sila nagagalit at ayaw nila ng rosary. Alam na kung bakit. Amen. Okay, next question, Sis Malo. Amen. Yes. Kahit yung sa ano, the Battle of Lepanto, di ba? Yes, yung sa Lanabal. Battle of Lepanto. Yes, sa Lanabal. Yun. So eto may tanong si wait lang. Wait na po. Cynthia Manalyo. So, sabi, kailan po masasabi na late na sa mass ang isang tao? At ano ang masasabi nyo sa sobrang late na sa mass ng communion pero di siya umaattend ng next mass? Hindi okay. Po kasi ito masyadong pinapahalaga ng iba. Okay. Or baka di rin nila alam. Alam po nila yun. Bakit ka late? Kinakailangan nandoon ka during the time ng entrance song, no? Yes. Nandoon ka na, no? 15 minutes or 10 minutes bago mag-umpisa, nandoon ka na. Pero pag hindi mo na inabutan at naabutan mo na nag-humila na yung pare, meron naman susunod na next mass, eh. No? Abangan mo na yun. Hindi yung, ay, naku, nasa humila si Father, oo po. Tapos, pagdapos nun, tapos na yung misa, hindi aalis. Pag dumating naman time na nag-humila na si Father, doon na aalis. Parang sinihan kung saan na umpisahan na pagpasok, doon na rin sila lalabas. Hindi ganun ang misa, no? No? Meron naman na hihintay na dumating doon, nangungumunyo na, hindi na napakinggan yung homily, tapos nangungumunyo na, pipila sa komunyon, isusubo, tapos sa alis. No? Parang ganito lang yan. Parang lang yan si Cynthia na pumunta sa tindahan, matapos makuha yung binili, kinuha yung sukle, umulis na. Parang ganun yan, walang pinagkaiba doon yan. Yung nagsisimba na komunyon lang ang gusto, hindi nakikinig ng homily, hindi nag-a-attend ng mass, no? Parang bumili lang sa tindahan na matapos makuha yung binili at kinuha yung sukli, umalis na, no? Hindi po misa yun. Hindi po totoong pag-attend ng misa yan, no? Kumbaga ano, kulang, no? Ang tunay na misa mula umpisa hanggang doon sa end, sa huling kanta ng ating mass, at lalo-lalo na huwag niyong kalilimutan. Final blessing! Kailangan yun! Yes, yun na. Lalo niyong huwag kalilimutan yung bas-bas na ibibigay ng pare, no? Yes, yun. Yung dapat nating matanggap lalo na sa pagtatapos ng banal na misa bago tayo lumabas. Hindi minsan hindi na naaabutan 'yun, eh. Kaya yung buhay ng mga Katoliko nagsisimba miserable, no? Walang grasyang dala-dala pag-uwi ng bahay. Balik din sa dati. Bakit? Wala yung final blessing na ibinibigay sa pamamagitan ng ating mga kaparean. No? Yun ang dapat natin na tapusin. Yes. Ano ba, Brother Mo? Could you imagine sa loob ng isang araw, meron tayong 24 hours, di ba? 24 hours. Sa loob ng isang linggo, so 24 times 7, Brochi, 24 times 7, 100 plus yan, di ba? 100 plus hours. Imagine po na isang oras lang ang ilalaan natin sa loob ng isang linggo. Isang oras lang para sa Diyos. Yung pagsamba natin. Yung highest form of worship na dapat nating atinan para sa pagbibigay natin ng oras at panahon sa ating Panginoon. Isang oras lang sa 100 plus na oras sa loob ng isang linggo. Would you imagine sa oras lang? Tapos ilang minuto ka lang tatagal doon sa loob ng sikbahan. Alam mo yung ostya lang ang importante doon. Hindi po, buong misa po sobrang importante. Yun. Kasi merong nagsisimba, no? Hindi ko naman nila lahat, no? Physically present, mentally absent. Totoo yan. Yes. Nasa loob ng simbahan, pero yung utak o yung pag-iisip, ano kaya bibilin ko pagkatapos ng misa? Saan kaya kami pupunta? Mag-mall kaya? Ano kaya gagawin namin? No? Physically present, mentally absent. Maraming mga ganon na mga Katoliko nagsisimba. Kaya pag tinanong mo, pag uwi, sa alibawa, yung asawang lalaki, nagsimba, nagpaalam nagsimba, umuwi, sasabihin ng asawa, honey, darling, tapos naman siya, ayo, talaga? Ano ba yung unang pagbasa? Aba, maganda. Maganda yung pagbasa. Ano nga? Maganda nga. Maganda. Ano nga? Basta maganda. Mauwi sa awyaw. Kasi hindi napakinggan. No? So, basta lang maganda ng maganda kasi
physically present, mentally absent. Masabi lang na pumasok ng simbahan. Oh, talaga kung talaga nagsimba ka. Ano yung sinabi ni Father sa homily? Aba, ang ganda, grabe, nakaka-touch. Ano nga yun? Maganda nga sabi hanggang mauwi na ng awayan kasi hindi na pakinggan, no? Sinabi niya lang maganda, maganda, physically present nando doon. Pero pag tinanong mo ano yung homily, ano yung mensahe sa iyo, hindi alam bakit. Hindi naman pumasok sa ano eh, sa puso eh, pumasok lang sa tenga, lumabas doon. Kaya physically present, mentally absent. Kaya pag tinanong mo, anong humili ni Father, anong pagbasa? Aba, ang ganda, grabe, nakakatas. Pwede mo bang i-share sa amin? Basta maganda, yun na, tapos na, maganda na, wala nang usapan, maganda na. Yung tawag doon ay physically present but mentally absent. Dahil pag sinabi mong maganda, kaya mong i-share, di ba? Lahat ng mga sineshare dapat magaganda. Amen? Oh, kaya yun ang nagiging uwi ng uwian eh. Pag tayo sasabihin, kung talagang nagsimba ka, itetest nila. Kung talagang nagsimba ka, anong pagbasa, ano yung homily ni Father para lang makalusot at sabihin nagsimba, basta maganda. Tapos ang usapan, yun na. Dahil pagka kinulit ng kunulit, mauwi sa awayan. No? Yun yun. Okay, next question. Sabi ni Lorna David, Romel, ano yung rule of fast before communion, 1.5 hour or 1 hour? Ang alam ko, Sis Malo, 1 oras bago mag-misa. Tama ba? Yes, 1 hour, kailangan hindi ka kumain. Pakakain. Ang masakit, ito. Yes, ang masakit, kung ay may misa mamaya, imbisig na ang kinakain mo isang full meal, dodoblihin mo kasi gugutomin ka sa misa. No? Hindi na yon ganon, hindi na fasting yon. Ang tawag doon, fast eating. No? Yung panghapunan, isinama mo ng pagkain para lang hindi ka makakain ng 1 o'clock. Ng isang oras na pagpa-fasting. Ang tawag doon, hindi fasting yon, fast eating. No, dodoblihin mo dahil 1 hour ka magsisimba, hindi ka kakain. Tandaan natin, hindi natin kayang dayain ang Diyos. Hindi natin kayang lokohin ang Diyos. No? Gano ba isang oras lang hindi ka kakain? No? Pwede ka na mo uminom ng tubig. No? No? Ang masakit pa na, nagsisimba, ngumunguya ng bubble gum. Pagka nandun din sa komunyon, tatanggalin muna yung bubble gum, tapos magre-receive ng komunyon. Pag nakain yung ano, susubo ulit yung bubble gum, so hindi po yung dapat ginagawa natin, no? Yung mga ganun. Misa nga, ididikit pa sa ilalim ng ano, eh, nung upuan ng simbahan, yung ilalim. Kaya subukan mong sumilip sa ilalim ng upuan ng simbahan, ang daming nakadikit na bubble gum. Bakit? Umapasok ng simbahan, nagmimisang pa rin, nguya ng bubble gum. Misa nga, ang masakit pa, pagkatapos ng humili, kinukot, tapos isusubo ulit. Mila sa uli. Yung mga ganun, may hindi dapat yung mga ginagawa nating mga, kumbaga ano yun, unethical yun. Nagmimisa ka, ngumunguya ka ng bubble gum. Yung magkukumunya, tatanggalan yung bubble gum, ibibigit mo muna kung saan. Nung alam mong, ay, kakasusubo ko lang yun ilang minuto pa. Pagkatapos mo kumain ng ostya, kukuha ka. Eh, paano kung madikit din sa ostya yung bubble gum na kapraso? Tapos tinapo mo. Di ba? Sacrilege yun. Kaya dapat hindi po tayo nagmumunguya ng bubble gum during the time na nagmimisa. At hindi po tayo dapat nagte-text o nagmimisa, hawak-hawak yung cellphone. Marami akong nakikita, mas observant ako sa dulo-dulo ako nag-umuupo ng ano, no, no? Kasi ginagamit ko to pag nagtotok ako sa mga parokya. Ginagamit ko tong preaching, yung mga nakikita ko na sa simbahan na hindi ka nais-nais, para gisingin yung ating mga kapwa-katoliko na hindi nag-i-misa. Nag-a-attend ng mass, hawak-hawak yung cellphone, naglalaro ng ML during that time ng mass, no? Hindi mass ang inatingan mo. Alam mo kung ano yung inatingan mo? Hindi mass, ano? Party, MPS. Party. Okay, ML lang yun. Kasi wala, nandoon ka nga, physically present, pero yung isipan mo, nandoon sa ML na naglalaro ka sa gilid. Kaya ka pumapresto sa gilid-gilid, sa sulok-sulok, para hindi ka maistorbo sa pag-GML mo, no? Front mo lang yung misa, pero ang purpose mo ron ay magpatuloy ka ng paglalaro sa loob ng misa. That is wrong. Kaya pag-uwi mo ng bahay mo, ang iyong sambayan, ang iyong pamilya ay walang grasya na nagmumula sa Diyos dahil sa ginagawa mo. Tandaan natin, dadaloy ang grasya, no? Sa atin muna makikita ng Diyos, no? Dapat makita muna sa atin ng Diyos na tayo ay sumusunod sa kanyang kalooban. Parang ano lang yan, yung gripo, kapag purong-puno ng bara, kahit na bukas yan, hindi lalabas yung tubig. Kinakailangan tanggalin mo muna yung bara bago dumaloy sa'yo yung grasya ng Diyos. Actually, ang grasya ng Diyos, nandiyan lang yan eh. Naghihintay yan anytime na bubuo sa'yo.
Ang problema, yung mga balakid na ginagawa natin para hindi pumasok at dumaloy sa ating buhay, yung grasya ng Diyos, no? Nasa atin yung pagkukulang. Dahil ang Diyos alam niya na marami tayong pagkukulang at kanyang pinupunan kapag ka tayo ay willing na tanggapin yung pagpupuno sa atin ng Diyos. Pero kung hindi, choice mo yan. Yan ang sagot natin, no? Fasting, no? 1 hour, no? 1 hour. No? Okay. Hindi pa ako fasting. Hindi talaga akong hindi ako nagdadala ng cellphone. Wala, ako iniiwanan ko yung cellphone. Ang masakit pa nga, nasa loob na ng simbahan, kahit malayo yung bahay, kukunin yung cellphone para lang umuwi. Kaya pagdating doon, late na sa misa. No? Misa niya, nakasakay na sa sasakyan eh. Pababalikin pa yung tricycle. Sandali, bakit? Naiwanan ko yung cellphone ko. No? Biruin mo. Pero pagka Bible study, no? Sasabihin ni pare, may Bible study tayo, magdala ng cellphone. Naiwanan yung Bible doon, nasa malapit na doon, nakasakay ng tricycle. Ay, hayaan mo na yun. Meron na magdala yung kasama ko. Pero pag cellphone ang naiwan, hindi pwedeng hindi babalik. Aminin naman sa atin sa hindi, totoo yung sinasabi ni Brother Men. Kapag ka Bible ang naiwan, hayaan mo na yun. Pero pag cellphone, malayo, kahit malayo na, babalikan pa yan. No, totoo yun. So, dapat hindi natin, ang importante sa atin, hindi yung material na bagay. Although kailangan natin yan, dapat second priority lang natin yan. Ang first priority natin, yung mga spiritual na bagay na maaaring makapagdulot sa atin ng kabanalan sa ating ikaliligtas sa harapan ng Diyos. No? Amen. Next question. May isang dagdag ako niyan about sa mask. Okay, sige. Yes. Mag-minute ka na, sige. Yung pumunta ako sa Medjugorje for pilgrimage, I'm sure alam niyo yan ang Medjugorje. Until now, nagpakita dyan si Mother Mary every 25th of the month. May priest doon na si Father Leon, British priest. Grabe, sobrang strict na stick pagdating sa mesa. Ayaw, sa mass, ayaw niya talaga before mass, gusto niya mga tao naka-rosary kasi yan yung nasanayan namin eh. Pagkatapos, ayaw niya na papasok ka sa simbahan na maingay at ayaw din niya aalis ka sa simbahan na ingay. Sabi niya, you don't have respect. This is the house of God. You should respect. No talking. This is not a market. Kasi napakita din si Mother Mary sa kanya kay Father Leon, pwede niyo siya hanapin kasi mayroon siyang siyang message diyan sa YouTube. Oh, 'yan ang sinasabi niya, bawal magsalita sa mesa ay sa simbahan before and after. Dapat prayers daw kasi hindi naman tayo pumunta lang doon kasi nag-ano lang nakipagchismisan. We go there to pray. To talk to God. 'Yan ang sinasabi niya. At saka, normally kung yung fasting and prayers, super agree ako niyan dahil grabe yan ka-powerful. Even myself. Normally talaga, sa unang panahon, ang fasting before Holy Mass is not just for an hour. It's it started midnight. Correct. Totoo yan. Yan ginagawa ko. Oh, it started midnight. Yung mga nagtotok, may mga nagtotok nga eh. Let's say talagang yung mga preacher, meron silang 2 days fasting. Tubig lang yun, tubig. Totoo yun. Ngayon, hindi na nangyayari yung fasting, fast eating na, no? Pabilisan ng kain. Dalian nyo, ubusin nyo na yan, may misa pa. Misa nyo, bago umatay ng misa, busog na busog din, no? So, dapat magbigay naman tayo ng respeto sa banal na misa, no? Sabi nga ng ating Panginoon, hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng ating Panginoong Diyos, no? 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 Man cannot live by bread alone, but by every word that God makes fit, no? Doon po, no? So napakabisa po ng Holy Eucharist sa ating katawan, no? Ngayon, bakit tayo minsan may sakit? Bakit tayo minsan kapag nagpatingin tayo sa doktor, sasabihin ng doktor, wala naman ako makitang sakit. In-ECG ka, yung dugo, lahat mula buong katawan, in-ECG ka, sasabihin ng doktor, wala ka namang sakit eh. Hindi, dok, ganito yung nararamdaman ko, ganyan yung narano, ganyan ako, ganyan. Sabi ng doktor, wala akong makita na meron kang sakit sa iyong katawan. Bakit, dok, ganito ako? Bakit, dok, ganyan ako? Hindi physical ang sakit mo kapag ganun na ang suri sa'yo ng doktor.
ang kailangan mo ay doktor ng mga kaluluwa. Dahil ang may sakit sa'yo, yung spiritual mo, hindi yung physical body mo. Kung ikaw ay sinuri ng doktor, inisigi ka, walang makitang dahilan, bakit ka nagkakaroon ng ganong karamdaman, hindi po physical na karamdaman ang sakit mo, kundi spiritual. Bakit? Tumatanggap ka ng komunyon na hindi ka man lang nangungumpisa. No? Kaya ang sabi ni Jesus, ni Sister Lloyd, kaya ang sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 11 verse 25, di ba? Ang sino mang kumakain, 11:25 to 27 and the following verse, no? Sabi doon, ang sino mang kumakain at umiinom ng katawan at dugo ng ating Panginoon na hindi mo na inuusos siya ang kanyang sarili, siya ay nagkakasala sa katawan at dugo ng ating Panginoon. Kaya nga yung iba ay may sakit at yung iba ay patay na. No? Kaya nga meron tayong ano eh, yung confession before mass, no? At saka meron tayong monthly confession. Ang record ng simbahan natin at least twice a year, tama ba? Sisalo? Yes. Tapos yes. Ang masakit, ang uli mong kumpisal nung kinasal ka lang, eh ilan taong ka na? 90 years old. Kinasal ka. Meron nga dito, oh. Yan. Kay amen. Mother Mary sa Fatima. Every first Sunday of the month. Yes. Saturday. Totoo yan. Yung message siya ng ano na sa tatlong bata dun sa ano sa Our Lady of Fatima. Okay, so may tanong pa ba? Salamat sa Terry sa iyong share. Okay. Yes. Sabi ni Bro Ron Santos, pag binasag po ba yung sacred images na may basbas ng pari, may epekto po ba ito doon sa nagbasag? Correct. Meron. May mga pangyayari na pagkakataon na meron. Bakit? Doon sa Cebu, nung nandatime ako doon, no, pumipat sa ibang sekta, no? Alam mo ang nangyari sa bahay nila, ilang araw lang nasunog na walang kadahi-dahilan. At ang masakit pa, yung taong bumasag, nasira ang ulo. No? Bakit? Sacred na yun. Okay lang kung binasag niya yung hindi pa nabibless ng pare. Walang problema yon, no? Pero yung nandiyan sa bahay mo, pinabless mo sa pare yan, lagi mong nilalagyan ng sampagita, gabi-gabi, nagro-rosary ka sa harapan yan. Tapos pagka lumipat ka ng ibang religion, babasagin mo, napakalaking kasalanan yan para sa'yo. No? Ngayon kung lilipat ka ng ibang sekta, huwag mong basagin. Ipamigay mo sa kapwa Katoliko mo. Yes. No? Ipamigay mo. Oh, ako pag nakakakita ko ng ganyan, nakikita ko nakatapon sa basurahan, na alam kong tinapon na to ng Katoliko na lumipat sa ibang sekta, pinupulot ko. Binabaras ko kasi marami na, pinupulot ko po. Oo. Tingnan niya dito sa altar ko, ang dami na akong nakuha. Masa, halimbawa, basag yung ulo, putol yung ulo, no? Na nando doon. Hinahanap ko yung ulo kung nasaan. Pag nakita ko, inuwi ko, bumibili ako ng mighty band, pinagdidikit ko. Kasi alam ko mga ano yun, mga blessed yun. Hindi po, alimbawa, nabasag po yung santo ni ninyo, hindi naman sinasadya o nadaanan ng pusa o natulak ng daga, bumagsak. Basag-basag, huwag po itapon sa basurahan, ibaon niyo po sa lupa. Ibaon. Sa lupa po, hindi po sa basurahan. No? Ibabaon niya po sa lupa. No? Kaya ako minsan, pag nagdadaan ako sa mga baso-basura, nakikita ko yung mga cross na tinatapon, pinapulot ko yun dahil alam kong mga sacred yun that time na tinapon ng mga Katoliko na ang pananampalataya ay hindi kayang maunawaan at naalin lang ng ibang sekta. Kunin po natin, huwag natin iyang itapon sa basura dahil alam natin mga basbas po yun ng ating simbahang Katoliko. At pag po dapat natin itapon sa basuran, kung ayaw na natin, ipamigay sa Katoliko. Then kung ayaw mo ibigay sa kapwa mo Katoliko na dati kang Katoliko, ibaw mo sa lupa. Yan po yung sagot natin. Okay, si Salo, may dagdag ka? So, yun nga, totoo yun. Tsaka, di ba, itong mga bagay na ito, kung napaka-importante, ito ay yung mga nagbibigay sa atin ng inspirasyon, di ba? So, ibig sabihin, let's say for example, meron tayong isang bagay na talagang very memorable ito sa atin. Ito ba basta mo na lang itatapon? Di ba hindi mo rin magawa yun? Ito ba basta mo na lang sisirain? Di ba hindi?
kasi memorable ito, napakahalaga nito para sa iyo. Ganyan din po tayong mga Katoliko na kapag ang isang bagay ay talagang nabasbasan na at nabigyan na ito ng basbas ng pare, ito ay nagkakaroon na po ng talagang sabi nga kahalagahan sa ating pananampalataya. Amen? Yung mga icon po na ito. So, kaya po napaka-importante na ito ay pahalagahan natin dahil sa ito po ay nagbibigay ng malaking inspirasyon sa ating pananampalatayang Katoliko. Every time na ito ay makikita natin, higit lalo pagka ito ay talagang nabasbasan na ng pare. Diba? Ito. So, kapag po ganun, tama, si Brother Mel, sa totoo lang po, ang dami po niyan Diyos-Diyosan. Joke lang. Napakadami po niyan. Isang ilay. Talagang maliliit, malalaki. Alam niyo, merong mga bata na parang yung mga laruan ng mga tao-tauhan na maliliit, na nakaipon. Ganon, meron po siya. Po kasi, pinupulot ko sa basura, pinagdidikit ko, ganon. Ay, niloloko namin siya. Ang dami mo Diyos-Diyosan. Pupunta sila dito, sabi mo, Ronald, dami mo mga Diyos-Diyosan. Joke lang po yun kasi Diyos-Diyosan ngayon. Kasi yun ang tawag nila ron. Sabi ko, yung iba dyan, napulot ko, mga tinapon, no? Inayusan ko, binras ko para gumanda, pinabless ko sa pare uli, kasi napulot ko sa basura. Pati yata siya din, Ronald, ba yan, no? Kaya pag pumupunta dito, sasabihin, dami mong Diyos-Diyos ang brother. Nanti na binibiro nila. Alam niyo kay Bro Philip. Ay, dao. So, si, ano ba to? Actually, yan yung tinatawag nating, yung, ano tawag dito? Yung icon of faith, no? Yung tinatawag natin yung mga ano natin. So, may tanong po dito. Okay, sige, sige. So, sabi ni... Nandito siya kanina eh. Ano? Yovan Isart. Nahiya siya po sis magsalita. Okay, nahiya. Bakit? Bro, Yovan, pasok po. Kasama ko yan siya, sis. Okay lang. Sabi dito, may nagtanong, bakit katambay din po, ba kayo sa DevCon? Bakit bawal po mag-asawa ang mga pare? Hindi po bawal mag-asawa yung mga pare? Bakit hindi sila nag-aasawa? Yun ang dapat na tanong. Unang-una, ang pare po, pwede pong mag-asawa. Kaya lang, lalabas na sila sa pagiging pare nila. Maraming mga pare na nung lumabas at nag-asawa na at nagkapamilya. No, hindi po sila pinagbabawalang mag-asawa. Kaya po sila hindi nag-aasawa. Meron po silang disiplina, yung tinatawag natin vow of celibacy and vow of chastity, no? Anytime ang pare, pag ayaw niya na maging pare at ayaw niya na mag-renew, pansinin niyo, taon-taon meron silang renewal ng pagkapare. Kung ayaw niya nilang mag-renew, lalabas na sila. Pwede silang mag-asawa kung ayaw na nila. No, pero hindi na sila makakapag-perform ng mass. Pero yung pagiging pare nila, taglay-taglay pa rin nila. Hindi nga nangalan sila pwedeng mag-perform ng mass, no? Yon. At hindi po doktrina, correction po, no? At paglilinaw, hindi po doktrina ng simbahan na pinagbabawalan ang mga pare, ang mga madre na mag-asawa. Ang tawag po natin yan ay disiplina. That is a discipline, not a doctrine, no? Yung tinatawag nating vow of chastity at vow of celibacy. Sa mga madre ay ang tawag, ano? Perpetual vow. Sa mga madre, ang tawag ay perpetual vow. Sa atin ay vow of celibacy sa mga pare at vow of chastity, yung disiplina nila. Yun ang sagot natin sa tanong nila. Okay? Ano ako ba? Yes. Yes. Yung pag ang pare ay lumabas sa pagka pare mag-asawa, pwede ba sila ikasal sa simbahan din? Oo naman! Oh, yes! Meron ng pare, taga-Antipolo yata, sis Malo, tama sa lugar niya. Patay niya yung asawa niya, no? Dati siyang magkapare. Na siya. Namatay niya yung asawa niya. Tapos mga anak niya, malalaki na. May kanya-kanya ng pamilya. Dating seminarist tayo, tapos lumabas, nag-asawa. So, syempre, yung buhay pamilya, syempre, inano niya yun. Responsibilidad niya. Then, yes, yung bukasyon niya ng pagkakaroon ng pamilya, talagang ginampanan niya. Then, nung mabalo siya,
nung mabalo siya, tapos wala lang. Siguro yung tawag calling talaga ng Diyos nandun. Pero so, nag-order siya. Siyempre, inanong muna yan sa ating mga kaparian, sa mga gusto. Mga pinatigyan siya. Yes, pinatigyan. Tsaka iyon, kailangan ang nalaman ko doon, kailangan may pahintulot ng tatlong anak. Pamilya. Yung mga anak. Ah, pumayag yung mga anak. Kasi wala na siyang obligasyon sa mga pamilya. May kanya-kanya asawa na. Maganda na yung ano. Kaya pinayagan nila yung kanyang tatay na magpa-ordain as a priest. Itri na siya ng maging pare. Yes. Itri. Yun yun. No? Hindi binagbabawal. Credit po, Brad, sa babae. Yung pwede mag-madrid. Yes. Oh. Malinda. Yung tawag ng pangangailangan. Yung tinatawag nating tawag ng pangangailangan. No? Halimbawa, meron nga akong kilala, hindi ko sasabihin ang name, no? May mga anak siya, malalaki na anak niya, namatay yung asawa niya, balo na siya. Ngayon, madre na siya sa isang kongregasyon na ang sinusog niya. Hindi ko na i-mention ang name, pero kaibigan ko siya. No? Yung siguro ang, ano, yung ibang sekta na ang meron nga pare doon, may mga anak. Oo. Hindi ka nila na itindihan yun. Baka yung, ano, yung pareng aglipay, yung sinasabi. Aglipayan Church. Pero sa totoo lang, no, aminin man natin sa hindi, may mga pari talaga na tinatago na may mga naging anak bago maging pare. Meron yun. Oo. Pero Saint Agustin. Saint Agustin, may anak diba? Oo, siya na. Ayun, si Saint Agustin, si Adjudatus, no? Naging pare din yung anak niya na yun. Kaya lang, naunang namatay si Adjudatus. Nagtayo sila ng mga paaralan at saka monasteryo. No? Pangalan ng anak ni Saint Agustin, si Adjudatus. Ah. Pero Kuya Mel, hindi si pa po yun kasalanan? Alan? Ha? Yung Alan? Hindi po ba siya kasalanan sa Diyos? Halimbawa, nagpari, lumabas, tapos nag-asawa. Ay, ulit. Hindi naman. Iniwan niya na nga yung, ano niya, yung pagiging priest niya as a consecrated priest. Pero yung kanyang pagiging pare, hindi na mawawala yun. No? Yeah. Pare pa rin siya, kaya lang wala na siyang karapatan okay na mag-misa ng perform ng mga mas. Yung mga ginagawa ng para. Pero pare ka pa rin. Na dahil inordinahan ka eh. Pare ka pa rin. Tayo lahat mga pare, dalawang klase ng pare, no? Ministerial priest at saka ordained priest. Mga pare tayo nung tayo bininyagan kay Kristo, nakuha natin ang kanyang pagiging pare, hari at pagkapropeta. Hindi niyo ba alam yon na tayo nung bininyagan, nakuha natin at naging nakashare tayo sa pagiging pare, hari, pare ni ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, we are the holy nation, a holy priesthood. Di ba? Kaya dalawang klase ng pare. A ministerial priest at saka ordained priest. Tayo bilang mga pare, ministerial na naglilingkod kay Kristo, bilang tagapagdala ng mabuting balita, sila bilang ordained priest, naglilingkod sa Diyos para sa ikatitibay ng kanyang simbahan, no? Ordain at saka isang ministerial priest. Tayo yun. Okay, next question. Si, hindi ko yata kilala to. Sino si Mother Bogel, totoo ba yung revelation sa kanya tungkol sa mga earring priest? Actually, under observation pa ng simbahang Katoliko yan. Under observation pa yan at their investigation. No, hindi man natin matatakwa. Talaga naman, no, sa panahon natin, modernong panahon, may mga pare talaga na itinatago na mayroong mga anak talaga. No? Totoo yun. Hindi natin i-deny yan. Even sa ibang bansa, mayroong mga ganong senaryo. Unang-una, kahit na ganun sila bilang pare, hindi naman nakasalanan ng simbahan yon. Personal sin nila yon, no? Hindi nakasalanan ng simbahan yon. That is the personal sin of the priest. Kung ang pare walang niya, kung ang pare ay babaero, kung ang pare ay sugarol, kung ang pare ay lalakero o baklayan, hindi yung kasalanan ng simbahan. That is a personal sin ng kanyang pagkatao at hindi ng buong simbahang Katoliko. Pansinin natin yung nangyari doon sa Tarlac ba yun? Sa Pangasinan ba yun? Yung pare doon, di ba? Tinanggal na yun. Pampanga, bro, Mel, Pampanga. Sa Pampanga, Pampanga. Ano, hindi yun kasalanan ng buong simbahang Katoliko. That is the personal sin of the priest, not the church. No? Hindi kasalanan. Kaya, sabi ko nga sa kanila,
Huwag tayong tumingin sa pare. Dahil ang pare, kagaya rin nating tao yan. No? Marupok, mahina, makasalanan. Kaya nga lagi tayong tinatawagan ng ating mga obispo ng buong simbahan. Ipagdasal natin sila dahil ang mga pare ay talagang malapit sa tukso at talagang sangkaterbang demonyo ang humihila dyan para sa kanilang pagiging pare. Kaya dapat natin sila ipagdarasal. Kung ang pare nahulog sa kasalanan, nahulog sa tukso, gumawa ng kabulastugan sa simbahan, hindi nangangahulugan na daladala niya ang buong simbahan at taglay-taglay ng buong simbahan ang kanyang ginawang kasalanan. That's wrong. Siya lamang po ang may personal sin na yun at hindi yun kasalanan ng simbahan, kundi personal sin yun ng pare at hindi ng buong simbahang Katoliko. No? Baka nagkakamali sila. Yes. Meron ako yan, Brad. May nagtanong sa akin. Sabi sa akin, Brad, ikaw ano yun? Sabi ko, kung ang pare nyo yung makasala, ilipat ka ng reliyon. Sabi ko, ikaw, kung ang pastor nyo makasala, ilipat ka ng reliyon. Sabi ko, hindi, dadaming reliyon mo. Sabi ko, kung ang pare namin magkasala, hindi ako lilipat ng reliyon kasi hindi naman pare ang sinasamba ko, kundi ang Panginoon. Correct. Sabi pa nga sa Ezekiel, huwag kang humusga sa kapwa para hindi ka rin humusga sa langit. Correct. Kaya kasi, kung sa apostoles nga, mayroon yung nagudas, ano pa kaya kung ilang generasyon na ng mga kaparian? Correct. Hindi ka na, oh, sabi ko. Huwag tayong titingin, no? Unang-una, bro, no? Bro, June, huwag tayong titingin sa tao. Kasi pag sa tao ka tumingin, mapupuwin ka lang, eh. Mapupuwin ka lang. Pagka tumingin ka sa tao, mapupuwin ka, tumingin ka sa Diyos. Dahil kung ang titingnan mo yung pare at nakita mo yung kasalanan na to, mawihihina yung pananampalataya mo. Tandaan natin, ordinaryong tao din yan, kagaya natin. Ang lamang lang nila sa atin, inordinahan sila, tayo hindi, no? Pero sa pagiging tao, kapantay natin yan, no? Nagkakasala, nagkakamali, nahuhulog sa bitag ni Satanas, natutukso, no? So, ipagdasal natin yan. Hindi ibig sabihin na ang ating pananampalataya nakasentro sa pare. Dapat nakasentro sa Diyos. Dahil kung sa pare ka at nakitaan mo ito ng hindi magandang kanais-nais na ugali, maniwala ka sa hindi, mawawala ka sa pagiging Katoliko mo. Yan ang karamihang nakita natin sa mga separated brethren natin na umalis sa Katoliko, nakatingin sa pare, hindi mismo sa Diyos. Totoo yun. Sabi ko doon sa kanta, sabi ko, ang pare ay instrumento ng Diyos para maghatid ng tamang balita. Pero kung siya ang ang nagkasala, ipananagutan niyan sa Diyos, hindi yung tayo. Tama. Correct. Mayon. Okay, may tanong pa? Romel, meron akong bagong tanong. Aba, malapit na tanong na naman yan. Hindi, simple lang to, simple lang. Simple lang ba? Okay. Yung mga pagsimpleng dalangin ba natin, kagaya ng pag-rosary, di ba? Yan ba nakakabawas sa kasalanan natin yung mga tiyan? Yes, may ano yan, may indulgence yan. Yung mag-our father ka, i-offer mo, yun pala maglilimos ka eh. Kaya nga tinanggal ni Martin Luther yung mga deuterocanonicals natin, no? Yung paglilimos, yung paralangin sa ano, may mga indulgence yan, no? Yung ang ano na, Lord, gagawin ko to para kay ganito. Gagawin ko to, Lord, i-offer ko ito para sa mga kaluluwa sa purgatorio. May merits yan. Kung kanginin mo i-offer, Lord, para sa mga kaluluwa sa purgatorio, no? Halimbawa, may daladala kang 20, nakita mo yung pulubi, Lord, para sa mga kaluluwa sa purgatorio. May merits yan, no? Pansinin mo, ano yung matibay? Yung sa Tobit, no? Si Tobit. Kung meron kang Bible na Tobit, sa Bible mo may Tobit, napakaganda yung ginagawa ni Tobit, no? Nililibing niya yung mga namamatay, no? Kaya ang sinabi sa kanya ni Rafael, no? Na yung iyong mga panalangin ay dinadala ko sa Diyos dahil sa iyong ginagawa. May merit. Bawat mga pag-usal natin ng panalangin, bawat gawa natin ng ano, may mga katumbas na indulgence yan na ibinibigay ng Diyos. Tandaan natin, ang Diyos ay sagana sa lahat ng kanyang mga biyaya, hindi madamot na kagaya ng tao. Lahat ng effort na ginagawa natin, maliit man na bagay o malaki, may kaakibat na indulhensya, kapalit na grasya yan para sa ating Panginoong Jesucristo na ibinibigay niya doon sa mga nangangailangan nito. No? Yung paglilimos mo, meron yan. Okay. So gusto niyo malaman kung nasaan yan? Meron kayong Biblia na Tobit? Meron kayong... Tobit story ko yan, Tobit. Okay, napakaganda yan. Ang bayan ng Pilipino, meron ba yan, bro? Sabi dito, basahin natin para ano, sa Tobit yan.
Ang paglilimos ay isang mabuting kaloob para sa karangalan ng kataas-taasang Diyos. Sa Tobit 4.11, Tobit, Eklesiastiko 29.12, paglilimos ay ito rin na malaking kayamanan sa lahat ng kasamaan magsisilbing kaligtasan. No? No? Sa Mateo 6.4, ito yung garantya ni Kristo. Gawin mong ilihim ang iyong paglilimos at iyong ama na nakakakita ng kabutiang ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa inyo. May mga merits yan. No, may mga merits yan. Kaya maliit malaki ang ginagawa mo, no? May merits yan sa Diyos. Dahil ang biyaya ng Diyos ay sobra-sobra at umaapaw pa. No? Okay, next question. Opo, A3S ba yun? A3S ba? Meron kang tanong, brother? Brother, opo, A3S. Next question. Sino pa yung may tanong? Si A3S, yung opo na gumagamit A3S. Brother, may tanong ka po? Okay, next question, Sis Malo. Nakamute ka, Sis Malo. Si opo, A3S, baka meron siyang tanong. Tanong dito siya, ano eh. Sige, tanong. Walang tanong. Okay, do? Okay. So, damihan niya pa po yung tanong. Sayang naman, meron pa tayong 30 minutes mahigit, no? Para sa ating katay. Ako, mag-share na lang ako, pwede. Oh, sige, sige. Mail, mag-share about sige, fasting and prayer. Sige, sige. Yes, okay, thank you. Fasting and prayers is, yan ang nasanayan ko for nearly 2 years, every Wednesday and Friday at I know, alam niyo yan. Dahil yan talagang sinabi ni Mother Mary na we need to fast bread and water every Wednesday and Friday. Yan, experience ko sa sarili ko yan. Yan, gumawa ako ng fasting, prayer and fasting. Yung friend ko nagsabi sa akin na si Father daw magpapadasal dahil yung pinsan niya, ay, no, hindi, sorry. Yung pamangkin niya nasa hospital, mayroon ng blood clot sa ulo. 50-50 na yung buhay. Sabi ko, sige, mag-volunteer ako na mag-fasting at saka mag-prayers ng rosary. Later, mga few days later, nagsasabi sa akin kasi ng pamangkin niya ni Father. Nasa hospital, sabi niya na nag-improve siya. Sabi ko, ganun ba? Ganun talaga ang powerful ng prayer and fasting. Dahil nga, doon kay naalala niyo si Esther na nag-calling siya sa mga Jewish na mag-fasting sila for 7 days. Na para maano yung ano, hindi ko memorize yung ano, kwento ng Esther. But prayer and fasting is the very, very powerful. Yes, dahil marami din sila i-genocide no ano ni ano pa nito ni Haman. Sige. Tapos yun nga yung pamangkin ng priest namin dito sa local priest, gumaling na siya. Hindi daw na-explain ng doktor bakit daw siya gumaling dahil daw 50-50 na daw yung buhay niya. Kaya yung fasting and prayer, in-encourage ko yung mga ka-friend ko sa church na mag-fasting and prayer. Sabi nila, i-attack ka ng devil niyan dahil ang hirap talaga pa naman yan gagawin. Sabi ko, oo nga, ang hirap talaga. Dahil kapag fasting and prayers, madali talaga idinig ni Jesus yung prayers mo. Especially yung pumunta ka ng confession. Yan talaga ang pinakaayawan ng ano, yung kaaway natin. Tapos yung babae, sabi niya sa madre na, Sister, bakit yung dasal ko na hindi naman sinagot ni Jesus? Halos lahat ng novena, nandun na. Sinabi ko na, nag-prayer pa ako ng rosary. Wala talaga, silent na silent. Nagtanong yung madre, sabi niya, nag-fasting ka ba? Sabi niya, ay, napakahirap naman yan. Sabi niya, itry mo, mag-ask ka ng nasa Holy Spirit, nagkayanin mo yan sa may special grace na ibigay sa'yo, nakayanin mo ang fasting and prayers. Yun nga, yung anak niya, nalulong sa droga, dahil sa fasting and prayers, wala na, bumalik na sa Panginoon. Yun lang, ma-share ko sa inyo, Brother Mel, at saka sa lahat, at Sis Malo. Thank you. Magandang gabi pa, connecting si Bert.
Romel. Yes, brother. Ito, malupit na tanong na to talaga. Personal na to sa inyong dalawang sis Malu. Okay. Paano ba, sharing lang, no? Yung personal, yung bakit kayo napunta sa ganito, yung, yan, yung pag-evangelize. Baga, hindi malapit na tanong yan, eh. Very simple question. okay. So, ayun na lang. Yun lang yung tanong mo, bro, Ichi. Yung, para ma-share nyo lang yung, ano, bahala ko kayo kung sino una sa inyo. Ako muna, mababaya kayo. Ayan, yan. Okay, okay. Before kasi, nung masama ko dun sa Community of the Divine Mercy 2012. So dun sa Divine Mercy na yun, may gawain kami every week. Nasa bahay-bahay kami. So yan. Yan yung starting ko na dati bilang isang nanay. Nandito lang ako lagi sa bahay. Yung alaga. Talagang isang nanay lang talaga yung gawain ko. So hanggang sa syempre yung mga kabarangay namin dito naglilipat nung imahe ng Divine Mercy. So after noon, ayun na parang napasama na ako dito. So meron kaming gawain na every week nasa mga bahay-bahay kami hanggang sa bundok, ayan. So halos ilang taon ganun yung naging gawain namin. So one time, ay dun sa mga pagbabahay-bahay namin, talagang nakaka-encounter kami ng isang pamilya na merong mga ibang sekta, yung kanilang kapamilya. Let's say, yung magulang, Catholic, yung mga anak na ko-convert sa ibang sekta. So ganun, may nai-encounter kami. So syempre ako, ang alam mo lang, magsimba, yung devotion sa ganito, ganyan lang. Pagdating sa doctrine, as in wala. As in, zero talaga, zero. So, may mga kasama naman kami na marunong din naman sumagot, pero hindi ganun kaano. So, dun po naisip, tuwing every time na uuwi ako, sabi ko, bakit may ganun? Bakit ganyan, ganyan, ganyan? Maraming tanong din. So, yung mga tinatanong ng mga Catholic din, yung mga kapamilya nila, doon nagsimula yung mga pag-aaral ko hanggang sa minsan bumibili ako ng book, tapos minsan yung mga binibigay sa akin, iniipon ko yun. Hanggang nung one time, yun, napatay yung asawa ko. Siyempre, ang naging focus ko na lang, siyempre, dun sa pamilya ko, tapos yung dito sa gawain sa simbahan, hanggang sa napasok ako sa apologetic. So yun yung parang way na, ay, kailangan pala to. Ay, ganyan, ganyan, ganyan. So, ayan, nandun ako sa mga page, dun yan. Nakikinood ako ng mga written debate, yung mga ganyan. Pinag-aaralan ko din yung iba. Hanggang sa nakilala ko si Brother Neil. So, yun, doon nag-start. Kailangan pala talaga. Sobrang kailangan. So, siguro, doon yung calling. Sa akin naman, no? Ganun din, no? Hindi ko rin akalain na papasok ako dito, no? During that time, ang natatandaan ko noon, sinir ko to kay Brother Aidan Milag, no? Sa kanyang vlog na in-interview niya ako. Na bata pa ako, meron nang tumatawag sa akin babaeng nakabilo. Hindi ko makita yung pagmumuka. Yung mga kapatid ko noon, umaten ng katekista dito sa St. Joseph sa Manila. Sinasama ako. Nasa 6 years old pa lang ako. Siyempre, mulat na yung kaisipan natin bilang bata. Makulit talaga si Brother Mel, no? Isa yan sa katangian ni Brother Mel. Yung pagiging makulit, alaskador, yan, mga... Sa panahon natin, mambubuli. Sa modernong panahon, tawag doon, mambubuli. No? So, makulit talaga ako. Nakakita ako doon sa pintuan ng simbahan na babae, babae nakaputi, tapos may bin. Hindi ko maaninag yung muka. Binibigyan niya ako ng mga damit. No? Panahon ni Marcos yon. Tapos umuwi ko, sabi ng nanay ko na, bakit, Romel, anya, bakit, saan mo kinuha yan? Sabi ko, binigay ng babae. Ano ba itsura ng babae? Sabi ko, hindi ko nakikita yung muka kasi naka-ano siya ng bill, naka-ganon, naka-cover ng bill. Tapos may mga dalang kayo. Nakabilo. Yes, nakabilo. Sabi niya ganon, naku, baka nangunguhan ng bayat tayo. Usong-uso nun yung batang nawawala kahit nga daw pinapatay yung dugo daw pinatutulo
sa tulay na ginagawa, yun ang balitang batili, balita nun sa panahon ni Marto. Sabi ng mga kapatid ko, tinawag niya, huwag ka sasama doon, paniyayaya ka. Hindi naman ako niyayaya kung saan, basta pag nagkakatikista na sa loob ng simbahan, kung ano sinasabi ng katikista na nagtuturo sa mga kapatid ko, ginagaya ko din, na din ako yung nagsisecond emotion. Alam mo, nagsalita ng ganun, tatayo ako, gagayahin ko rin. No, nainis na sa akin yung kapatid ko, pinalalabas ako nun. Doon ka na nga sa labas, sige, maglaro ka na. Kasi ginagaya pa, inuulit ko lang eh. No? Makulit talaga ako nun that time. Hanggang ngayon, dala ko pa rin yung kakulitan na yun. Tapos pag lumalabas ako, nakikita ko siya rin. Binibigyan ako ng damit. Tapos sabi na, at tapos bumalik ako, mangulit ako. Sabi ko, binigyan na naman ako ng babae dun sa labas ng damit na yan. Ang susuot, mga brief, mga ganyan, tuwan-tuwa. Sabi ng ate ko, tsaka po yung, tingnan mo, yan, no? Pati yung katikista, nagtutaka na rin. Paglabas namin, hindi ko na nakikin namin nakita yung babae. Kami, wala namang babae dito eh. Sino yung babae yung sinasabi mo nandiyan dyan, no? Sila, hindi nila nakikita. Pagka ako'y lalabas at papakita ko sa kanila, wala na ron. Hindi ko na rin siya nakikita. Pero pag uwi ko, may dala-dala akong mga damit. Sabi ng nanay ko, huwag daw akong sumama doon. Dahil daw baka mangunguha ng bata. Hindi naman ako kinukuha. No, hindi ko nakilala yung mukha niya. Ewan ko kung sino yan, no? Yun ang hindi ko makakalimutan. Hanggang sa dumating ng time, dinala ako sa Cebu. Doon ako natutong ng Catholic Faith Defender. Naging antagal ko, 1988. Nang 87, nakarating ako ng Cebu. Pinasa ako doon. Actually, muntik na ako maging pastor ng UCCP, United Church of Christ of the Philippines, no? At doon sa aming eskwelahan noon, no, na ang daming mga ano doon, mga iba't ibang sekta, mga katekista rin nila, no? Monday, Mormons, Tuesday, Jehovah Witnesses, Wednesday, Salvation Army, tapos UCCP, Webes, Biyernes, no? Araw-araw yan, mga katol, mga madre. Sabi nung principal doon, di ba naguguling pananampalataya mo? Lahat yan, ina-attend mo. Ganun. So, the time, nakita ko na nakita ko ng UCCP, no? Kasi ang gagaling nila sa Bible, mga talata, mga ganyan. Sabi niya, bro, ganito, kung gusto mo maging membro sa amin, magpabautismo ka. So, hindi ako natuloy magpabautismo, no? Dahil during that time, ng madaling gabi, no, nakaupo ako dun sa ano namin, sa Mesa Cebu. May parang maliit na burol doon. Sabi ko, Lord, ano ba yung totoo? Sabi ko, ganun sa kanya. Merong nag-announce doon na sila Sok Fernandez, sila Sadyo Tumarong, no? At saka si Attorney Tumulak, no? Chopisto Tumulak, si Brother Godinez, no? Yan yung mga foundation, mga bigating mga CFD ng araw na hindi na nila kilala yun, no? Naabutan ko yun. Sila yung nag-asa sa akin, no? So, during that time, sabi ko, Lord, ano sa akin? Balak sabi ng mga madre doon, kung gusto mo magpare, ay wala problema. Sinasama na nga ako sa seminaryo, no? Sa USJR. No? Sinasama ako, pinapasok ako doon. Sabi niya, sige, magpare ka ganyan. Akit kami ng bundok sa may... dati yung Mandawi, bundok pa yun. Eh. Hindi pa nade-develop yun. Punta kami roon, nakakaharap namin yung mga iglesia ni Cristo doon. No? Hanggang sa dumating yung time, sa school na ako, kinokontra ko na yung pastor, kinokontra ko yung Salvation Army, mga Jehovah. Lahat yun, nagsilayasan na. Kaya tontoha yung principal sa akin. Eh. Napalayas namin yung mga iba't ibang sekta doon sa aming nagkakatekista. Hanggang sa ngayon, nagdinaladala ko at patuloy tayong nag-aaral. No? Siguro ito yung tinatawag natin, ito yung tawag nating journey. Dito tayo, hinasa muna tayo ng Diyos sa mahabang panahon nung sinabing, matalim ka na, Brother Mel, pwede ka ng pantabas. Kaya tumabas ka na at pumanik ka na. No? Dito tayo pinalaga ng Diyos, dito tayo binigay ng Diyos hanggang sa time na si Brother Mel ay supervisor sa isang hotel, no? No, HRM po si Brother Mel, no? Supervisor po ako sa isang hotel. Pinagpalit ko po yung pagiging supervisor ko para lamang dito sa gawain na to. Nag-full-time po ako dito kaya during that time hindi ako natakot. Dahil ang sabi ko, God provide all your needs according to His riches and glory. Pero mulat sa pool, hindi ako ginutom ng Diyos, hindi ako nagkulang. Provide God all, no? Doon ako magtataka, no? Walang trabaho si Brother Mel. Ito lang. Pero nabubuhay si Brother Mel dahil sa biyaya, grasya ng Diyos. Dahil alam ko, God provide all your needs according to His riches and glory. No? Alam ng Diyos kapag ka ibinigay mo yung sarili. Amen. At binigay mo na gamitin ng Diyos para sa Kanya. Alam ng Diyos yan. Bahala ang Diyos. Akong bahala dyan anak. Sige, magtabaho ka sa ubasan ko. Kaya huwag tayong mag-aalim lang na kapag tinatawag ka ng Diyos, sabihin mo na kung magugutom lang ako dyan. No,
Kapag tinawag ka ng Diyos sa ganitong gawain, alam ng Diyos na meron kang tiyan na at meron kang bituka na may pangangailangan. Alam ng Diyos kung paano kanyang madadalan at gagamit siya ng mga maraming tao, mga cheerful giver na tutulong sa iyo. No? Amen. Yun lang, Bro Eche, yung ilang amen, mga amen. Mabiglat na ano, no? Amen. Ganyan. Bromel. Yes. Bromel. Yes, sis. Hello. Yes po. May itatanong ako. Sinabi ng lola ko noon, pag nag-uusap daw ang dalawang tao, tatlo, parang hindi na daw natin alam kung ano nangyayari sa kapaligiran. Totoo ba yun? Hindi po. Ano lang po yun? Sabi-sabi. Sabi-sabi lang po yun, no? Kapag po nag-uusap yung dalawa o tatlong tao, lalo-lalo na ang pinag-uusapan natin tungkol sa Diyos, nandiyan po ang ating Panginoong Jesucristo, nasa Biblia po yan. Mayroong dalawa o tatlo na nagkakaisa at nasa aking pangalan ay nandoon ako, sabi ng ating Panginoon. Pero sasabihin na, hindi na nalalaman, hindi po totoo yun. Ang totoo po, present po si God. Mayroong dalawa o tatlo na nagkakatipon, nandoon po ang Diyos. Sa simbahan natin, sa misa, hindi lang dalawa, tatlo, kundi daan-daan, libo-libo pa ang nandoon. Kaya nandoon ang Diyos sa ating simbahan. Amen. Kasi Brother Mel, naranasan ko yan noong 1990 na parang lindol, yung lindol ng apo. Yung apo, hayat apo, na. Naabutan ko din yan. Galing ako sa Divisoria. Ang kasakay ko, yung Protestant, nagsisharing kami. Pagdating namin sa crossing, wala alam-alam na lindol na pala. Pag tawid namin, sa Mandaluyong ba crossing, pag tawid namin, nakita ko na yung mga bata na galing sa STI na nagtakbuhan, akala ko nag-aaway. Tama-tama, may mag-ina na sumakay sa bus namin. Ang sabi, uyak na iyak yung batang 10 years old siguro. Ang sabi niya, tahanan, wala na dong lindol. May lindol, 7 daw. Hindi namin nalaman yun na nasa bus kami na nagkalindol na. Tama kala yung sinabi nila pag nag-uusap itong sa Diyos, hindi nyo nalalaman kung ano nangyayari, ganon. Yun ang sabi ng lola ko. Yes, basta para kay Lord, nandiyan po siya, no? Pansinin ninyo, no, yung lindol na sinasabi niyo 1990, bago maganap doon, kung natatandaan niyo ito, yung Doroteo Jose, may malaking imbornal doon. May lumabas doon na malaking dalag, no, kasi laki ng buaya. Nasa internet siya, no, bago maganap yung lindol na. Nagtaka sila paano lumaki sa loob na imbornal yung napakalaking dalag, yung mudfish. Kaya ang baho-baho noon, dapat namatay na doon yan. Bakit nagkaroon ng nap? Para yung kasing laki na, hindi kasing laki ni Lolo, ha? Malaki talaga, no? Makikita niyo sa internet. Lumabas din sa imbornal, no? Bago maganap yung ano na yan. Nararamdaman siguro nila sa yun sa ilalim yung mga pangyayari. No, nando doon yun sa internet. Kaya sabi niya 1990, may nabalitang malaking dalag na lumabas doon sa imbornal doon, no? Na bago maganap yung lindol na yan. Parang mayroong premonition na gano'n, no? Okay, so... Next question, may tanong pa, sabi ni Renz Rivero, sabi ng mga Protestante, binibenta raw natin ang indulhensya. Di siguro na alam kung ano ang indulhensya. Ang ginagamit nitong Protestante na to, yung kay Tetzel, si Johannes Tetzel, na ginamit ni Pope Leo X ba yun, yung paggawa ng basilika dun sa Roma, na sa pamamagitan ng kanyang panalangin at ng indulhensya daw na iuhulog yung mga coins doon sa lalagyan, sa lalagyan ay maakyat daw sa langit, no? During the time, totoo yun, ginamit yun ng ating simbahan na sa pamumuno ni Pope Leo. Kung di ako nagkakamali, si Pope Leo X ba? Correction niyo po, ha? Kung si Pope Leo nga ba yun, during the time na inutusan niya si Tetzel, no? Si Johannes Tetzel na gamitin yung indulhensya para makaipon. Dahil marami pong utang ang simbahan that time, no? Kaya ginamit po yung gano'n. Actually, yun ang tinutulan ni Martin Luther na hanggang ngayon, ibinibintang ng ating mga separated brethren. Ang totoo, hindi po nabibili ang indulhensya. During that time, nakita yun ni Martin Luther, na akala ni Martin Luther na ibinibenta yung indulhensya, no? Dahil ginagamit ito ni Johannes Tetzel
para sa kanyang preaching na ang sinumang maghuhulog ng kusing doon, ng mga kalangsing doon, bawat kalangsing na ihuhulog mo, isang indulensya, ng kaluluwa sa impyerno, sa langit ay aakyat. Ang kaluluwa sa purgatorio aakyat na sa langit. No, na-misinterpret yun ni Martin Luther na pinagbintangan na ginagamit yung indulensya at binibenta daw ito. No? Although, yun ang kanyang interpretation doon. Kaya nagpako siya ng 95 thesis na hanggang ngayon, yung multo ng nakaraan na ngayon ay nakasiksik pa rin at naging dogma at doktrina na ng mga Protestante para panggamit sa ating pang-atake sa simbahang Katoliko. No? Hindi po kailanman ibinenta ng simbahan ng indulensya dahil ito ay tinutulan din ni Martin Luther, na alam ni Martin Luther na talagang hindi ito ibinibenta. Pero ito ay nakita niya nung ginagamit ito sa maling pamamaraan ni Tetzel, ni Johannes Tetzel. Kaya kinorek niya ito. No? Hindi po talaga binibenta ang indulensya, at alam na alam niya ni Martin Luther. Nakita niya lang na mali ang ginawang pangangaral ni Johannes Tetzel. Kaya niya ito inatake sa kanyang 95 thesis. Yun ang sagot natin. Na hanggang ngayon, yung indulensya na yan, dogma na yan at doktrina na yan ng mga Protestante na ginagamit para pang-atake sa simbahang Katoliko. Yan yung mga dogma nila, mga doktrina nila, yung rebulto, yung mga rosario, prayer for the dead, no? Mga dogma na nila yan, doktrina na nila yan sa mga miyembro nila, no? Na pang-atake para sa simbahang Katoliko, no? Okay, next question. Bert, mayroong nagtatas ng kamay, may magtatanong. Si Bert ba yan, Bert? Si Bro Bert. Bert, ano yung raise your hands mo kanina? May tanong ka. Bro Bert, wala ka pong ano, wala ka pong mic. Paano ka makakapagtanong yan? Bro Bert? May cam ka po pero walang mic. Yes, sige, magtanong ka, magsalita ka, maririnig ka ba namin? Sige, bro. Wala siyang mic. Yes, bro. Lagyan mo ng headset para makapagsalita ka. Ayan, connecting na siya. Okay, sige, connect mo, no? Okay. Hello? Yes, bro. Yan. Okay. Hello? Sige po. Bro, buksan mo po yung mic. Ay, asan ba? Sige po, bro. Bukas na yung mic niya. Sige, bro Bert. Lapit ka po sa mic. Yes. Okay na po? Okay na, okay na. Sige, sige. Sige, tanong po. Tungkol to sa ano, sa exorcism. Yes. Meron na ata? Okay na po, may sound ka, may sound. Meron na, meron lang sound. Okay na po. Ay, sa exorcism po. Ano yung tanong mo sa exorcism? Actually, devoted po kay St. Benedict po. Hmm. Ano sinong Benedict ng Nursia? Kasi mayroong mga Benedict din eh. Oh. Yung kakambal ni ano ni St. Scholastica, magkapatid yun eh. Yung ba yun? Okay, sige, sige. Paano po yung kasi I have one sa ano yung necklace ko, yung Saint Benedict medal. Meron yan sa internet, brother, na kung ilang Our Father, kung ilang Hail Mary at ilang Glory Be. Meron yan, nandoon din sa internet, makukuha siya. The prayer for the Benedict, no, Saint Benedict medals, no. Benedict Cross, meron yan nasa internet, kunin mo doon. Okay. No, i-type mo lang doon, meron yan. Yes. So, ano pagkakaiba po ng Protestant na preacher tsaka Catholic na priest kung sila ay mag-exorcist sa isang tao na na-possess? Okay. Ano pagkakaiba po nila? Authority. Yes. Authority. Yan ang pinaka-importante. Ang authority. Kung ikaw ay mag-perform ng exorcism at wala kang authority, ang authority mo galing sa tao, hindi mo kaya yan, no? Mapapaalis mo man yan, pero hindi mo yan totally babalik yan. No? Okay. Pero so, ang authority ng ating simbahan ay galing mismo kay Kristo. Mas madali po
mapasa yung possession sa ano sa Protestant. Yes. Picture sa Catholic. Yes, kasi ang authority ng simbahan natin ay ibinigay ng ating Panginoon sa Kristo, no? Sabi niya, di ba, pagalingin niyo ang may pasakit, magpalayas kayo ng mga demonyo sa pangalan ko. Ang authority ibinigay sa mga apostol at tayo ay mayroong apostolic succession. At sa simbahan, nandoon yung kanyang sinabi, anumang pahintulutan niyo sa lupa, pahintulutan sa langit. Anumang pagbawal niyo sa lupa, pagbawal sa langit. At kasakasama ninyo ako hanggang sa katapusan ng mundo. At ang pagbaba ng Espiritu Santo ang siya magtuturo sa inyo ng lahat ninyong dapat gawin at yung mga sasabihin. Authority ang napakalaking pagkakaiba sa Protestante dahil ang ating authority ay nandoon sa Diyos at ito ay divine authority. Sa kanila ay human authority lamang. Sa atin ay divine authority mismo, Diyos mismo ang nagbigay. Yun ang kaibahan. Pansin niyo pag nag-exorcise yung mga Protestante, yung cross nila walang tao. Wala. Tanong mo, kanilang cross yan? Kay Dimas yan o kay Estas? Wala din Henry. Di mo napapansin? Wala din silang holy water na ginagamit. Wala silang mga sacramentals. Kaya ang laki ng pagkakaiba. No? O doon pa lang sa authority. No? Dihadon-dihadon na sila. No? Pero may things po now na discover na yung, pag na-possess po yung tao, pwede pong pumasa doon sa Protestant picture? Yes! Even sa pare, pag mahinang pananampalataya ng pare, pwedeng lumipat sa kanya yun. Pag lumipat na po? Yes, pwede. Kaya unang-una, bago ka sasalang sa alimbawa, tayo, hindi naman tayo mga exorcist priest, no? Mga lay minister tayo o lay people tayo, pwede tayo deliverance prayer. Hindi tayo pwede maging exorcist. No? Yung mga pare, pwede yan. Pero tayo, mga lay people lang tayo, tayo ay mga deliverance prayer. No? Kung magpe-perform ka ng deliverance, lalo-lalo na mayroong possession, matapang ka. Dapat buo ang pananampalataya mo sa Diyos dahil pagka hindi, possible, may posibilidad na lumipat sa iyo yun. Ganon din sa mga pare. Kung ang pananampalataya ng pare ay mahina, possible na pwede silang saniban nito, no? Kaya ibang pare ayaw tanggapin yung ano nila, yung office of exorcism na yan, eh. Yung iba takot, aminin mo sa akin, hindi, takot sila yung iba. Kaya ayaw tanggapin yung office of exorcism na yan. Aminin mo natin sa hindi. Kung tatanggapin mo yan, buo ang faith mo, malakas ang paniniwala mo. Bakit? Kung hindi, madadaig ka yan at possible na pwede kang pasukan yan. Okay. Matapang ka dapat magpapasok ka sa ganyang office. Last question, Kuya Mel. May isang Protestante ang napanood sa YouTube. So ang sabi niya, rosary is useless. Sabi ng demonyo 'yon. Mary is not the mediatrix of grace, but he is only human being that may sinasabi siya iba. Yes. Ang atin ay co-mediatrix, hindi mediatrix mismo, no? Co-mediatrix. No, mali-mali sila, no? Co-mediatrix, no? Hindi mediatrix mismo. Only God. But, is the mediatrix. Ano nila, ang explanation nila parang yung sabihin repetition like sa rosary daw ay hindi daw biblical lang. Biblical yung Hail Mary na Hail full of grace the Lord is with you, nasa Bible yan. Blessed are you among women, nasa Bible yan, yung sinabi ni Saint Elizabeth, no? Nandito doon yan, no? Ang pinagbabawal doon sa 7 kung babasahin mo Mateo, yung walang kabuluhang panalangin. Tanong mo, yung bang panalangin namin na Hail Mary, Hail full of grace, nasa Bible ba yun? Wala. Pag sinabi niyang wala, sinungaling yun. Dahil mababasa mo doon, Hail, full of grace. No? Sino nga lang yan? Ang sinasabi doon, yung sa talatang 6-7, mga panalangin na walang kabuluhan na ginagawa ng mga publikano pagano at pagano. May karugtong eh, pinutol lang eh. Pinutol lang. Bakit, Brother Mel, hindi nila nakikita ang salmo? Ang dami pa ulit-ulit sa panalangin doon eh. Salmo, naglalaman ng kantang panalangin at puro panalangin. Tingnan mo yung Salmo 150, paulit-ulit na paulit, panalangin ni David. Hindi nila nakikita yun. Pero ako sa Salmo, paulit-ulit din ng si Jesus sa Garden of Gethsemane. Gethsemane. Yes.
O ba di niyo nakikita yun? Eh, sila na nabasa ng Biblia. Yes, unang-una, Bert, nakikita nila yon. Siyempre, ikaw bilang isang negosyante, gagawa ka ng marketing strategy para kumita yung iyong business. Ganun lang kasimple ang sagot doon, no? Hindi ka pwedeng magtinda kung ang gagamitin mong commercial ay nabili na o nakumita na. Gagamit ka ng bagong commercial na yung patok, alam mong papatok at alam mong bebenta at gagamitin mo yon para yung iyong tinda ay mabili. Yun lang yun. Tulad nung ano, Brother Mel, di ba? Yung sa Salmo 22 nga, tapos yung lama-lama sa baktani. Di ba? Prayer yun. Paulit-ulit. Prayer, kasi yun. Prayer. Mga, hindi ano yan yung sinasabi nila, ano, Diyos ko, ba't mga Hudyo. Paulit-ulit daw yun. That is a prayer. Dinasal nila yun during the time ng Babylonian captivity. Yes. At pagka sila ay nagmumorn o nag-ano sa dinadasal yun. No, pag nagdada sa sakyawe at magmumorn sila, yon. May sinasabi nilang, Diyos ko, Diyos ko, bakit? Basal nila yon, inuulit-ulit nila yon kapag ka sila ay nananambitan sa Diyos. Panalangin yon ng mga Hudyo na yun ang ginagamit nilang panambitan kay Yahweh. Pinauulit-ulit. Hanggang ngayon, ginagamit yan ng mga Hudyo. No? Ayun. Okay. Yeah, isa pa, last na lang. Communion of the hand po. Sabi daw nung iba is parang sacrilege daw ang communion of the hand kaysa yung sa tang. Actually, wala namang ganong official na deklara ang simbahan, no? Kung titingnan mo, mas marumi ang dila ng tao kaysa sa kamay. Bakit? Dahil diyan nagmumula yung pag-aalimura mo sa kapwa mo, diyan din nagmumula yung pag-praise mo sa Diyos. Sa tingin mo, sino ba ang mas madumi? Yung kamay na mag-alcohol ka, 99.9% tanggal ang mikrobyo, o yung bibig na nagmumula dyan yung mga panlalait sa kapwa, alin ang marumi ron sa tingin mo? Ako mas gusto ko na hawakan ko ang Panginoong. Di ba sa tingin mo? Na alin ang mas marami? Yung dila na nag-aalimura sa kapwa, na kayang lumapastangan sa Diyos, na kayang ultimo yung mga ano, o yung kamay na 99.9% mag-alcohol ka, tanggal ang germs. Alin kaya doon ang makakapagbigay ng sacrilege? Yung laging nagmumura na nangungunyon? Di ba? Walang official na doktrina ang simbahan tungkol sa kamay o ano, no? Kaya tayo bibigay yan, no? Pero dapat talaga, naguhugas talaga ng kamay tayo pag tatanggapin natin yan. Minsan ginagamit ko yung argumento eh. Nung bang sinabi ni Jesus, ginamit ko argumento, tanggapin niya ito. Nakanganga ba yung mga apostol doon o inabot niya yung tinapay na pinagpira-piraso niya to? Sinubuhan niya ba yun o inabot? Di ba inabot? Susubuan ko kayo. Baka ma-disecrate. Di ba? Kaya nga ang tanong ko ron, ano ba ang marumi? Yung bibig ng tao na ginagamit na pang-alipos. Di ba sabi at inabot? At inabot diba, niya ito at pinagpira. Yes. Di ba sabi inabot. At inabot? Hindi sinabing at isinubo. Kaya pwede po tayong mag-communion and hand at saka yung sa kamay, no? Sa kamay at saka sa bibig. Walang problema po doon. Kaya nga ang tinatanong, ano ba ang mas marumi? Bibig na yung dila ng tao na tumatanggap sa katawan ni Kristo o yung kamay ng tao na mag-alcohol ka lang, 99.9% tanggal yung ano, lalo na yung safeguard, sabi nila, tanggal daw mas yung gusto ko na hawakan ng Panginoon. Kesa doon sa bibig na pagkatapos mong sumubo ng iyong hostya, paglabas mo, nakita mo yung kaaway mo, mumurahin mo na. Tapos mag-chismis ka na sa kapitbahay mo, mas marumi yung bibig mo. Pero ginamit mo yung pagtanggap kay Kristo. Kesa doon sa kamay mo na nahugasan mo, na tinanggap mo si Kristo sa kamay mo. Sa tingin mo, so, lang po yung communion of the hand po? Walang problema dyan, Pedro. Yes, okay lang po yun. Huwag mo lang, ano, huwag mo lang igaganon pagkatanggap. Ayun nga, pa ngayon, lahat naman tayo sa kamay, wala sa bibig. Ay, ngayon, wala sa bibig, lalo na sa panahon ng pandemic ngayon, no? Di ba? Pwede, kamay or bibig, o nakaluhod ka, nakatayo. Kasi kung sasabihin mong nakaluhod lang, kawawa naman yung bedridden pag pinupuntaan ng mga layman.
maluluho rin pa yun, di na nga makabangon para lang tumanggap ng Holy Eucharist. Di ba? Pero, hello. So, yes. Brother, hello, Brother Mel. Yes, yes. Marami akong nakikita na, aywan ko lang ha, sa katikis kasi, pag sa kamay, isubo mo itong ano, nasa in front ka sa kay Jesus. Yes. Hindi, kasi karamihan nakita ko, taga simbahan, subo nila talikod ka agad. Uh-huh. Alam niya bakit? But, karamihan lalaki gumagawa na, na pag nilagay sa kamay, kumatalikod, hindi sinusubo. Kaya minsan tinitingnan ko din eh, pagka may nangungumun yan. Alam bakit? Mga loko-loko yung iba, ginagawang ano, agimat, pinapakain sa manok, inilalagay sa taray ng manok. Totoo yun. No, pagkatapos ma, lalo na yung mga tinitingnan ko pagka yung mga medyo may edad na, mga lalo na sa bungero, pansinin mo, hindi nila sinusubo, tatalikod. Tapos ilalagay sa busa. Pinapakain sa manok, inilalagay sa taray para daw yung manok magaling kumikig. Ginagawang anting-anting. Mga bugok talaga yun eh. Totoo yun. Yun ang malaking kasalanan sa Diyos. Ganun pala, no? Yes. Yes. Kaya papansinin niyo, babantayan niyo yung mga ganun. Mm. Pagkatapos, yes, nagkocross pa sila. Magkocross sila. Isubo nila, nakatalikod ka agad, nagkocross na sila. Di ba mali yun? Yes, mali talaga. Kaya papansinin niyo, no? Maging observe, maging vigilant tayo, lalo na pagka yung communion na, no? Yung iba pansin mo, kaya ako pag namumunan yun, inahabol ko talaga, kagaya ng bata noon, na nag-ating kami doon sa Datis, Duque Bo Sanchez noon, sa PICC, nakita ko yung bata, no, nangumunyon, hindi kinumunyon, ginanon lang. Tapos, nasa likod ako, ginaganon, tapos ginaganon sa mga kasama niyang bata. May lapitan ko, sinigawan ko, kahit nandoon yung nanay. Sabi ko, baka hindi mo alam kung anong kahalagahan yan. Kaya nila, pag hindi mo kinain yan, kukunin ko sa'yo yan. Sinigawan ko talaga sa harap ng tatay-nanay. Hindi na kainik yung nanay-tatay, sinubo ng bata. Bakit? Kabastusan yun eh. Kasi dapat maging aware tayo, no? Titingnan natin. Kaya ba talaga totoo yung ginagawa anting-anting, pinapakain sa manok, nilalagay sa tare, pumipiraso, no? So, ganun kawalang niya yung iba na akala nila anting-anting yun. Hindi. Napakalaking kasalanan na magkaroon ng sacrilege ang tawag doon. Yes. Meron din instances na mga satanista, ano? Ginagamit nila sa kanilang black mask. Totoo yun, no? Kasi very effective daw, no? Kasi nga yung kagaya ng sinabi ko sa inyo, no? Senior ko dito, no? Na mayroong isang priestess na satanistang babae, no? High priest nila na nag-convert sa Catholic Church. Sabing ganun, inimbitahan siya sa Worldwide Church Council. Sabi niya, sa dinamin namin ng reliyon, sabi ng mga pastor, bakit po Catholic ka pa bumalik? At sabi ng isang demonyitang priestess, bakit? Sabi niya, kung bakit? Kung ano yung wala sa inyo, nandoon lamang sa Katolik. Nagtayuan yung mga Protestante dahil medyo tinamaan yung ego nila. Ano wala sa amin na mayroon silang sa Katoliko? Hinamon sila ng priestess. Nasa internet yan, tingnan mo. Ang apelido niya, Planegan eh. Nakalimutan ko na yung name. Sabing ganon, kumuha ka ng isang sacred host, no? Consecrated host. Ihalo mo sa 1,000 hindi konsegrado. Alam namin kung alin doon ang isang konsegrado at yung 1,000. Alam nila. See? Talaga nila. Mo, alam ng demonyo yun. Samantalang ikaw, katolikong binyagan, ginagawa mong panari sa manok, ginagawa mong agimat. Demons, naniniwala doon sa transubstantiation, ikaw gagawin mong pagkain sa manok para makakumikid daw na malakas yung manok, ilalagay mo sa tare. Napakalaking kalapastanganan yan. Even ang Freemason, kinukuha nila yon, ginagamit nila sa kanilang ritual sacred lodge, no? Kapag sila ay nagpa-perform ng underground ritual lodge. No, totoo yan. Tsaka sa Freemason ata, kuya? Yes, ginagamit nila yan kapag ka nagkakaroon sila ng underground. Yes. Okay, no? So, alam mo, kuya, sa lahat ng, sa lahat ng mas, ang pinaka gusto ko sa lahat, yung tinataas yung host. Oo. Pag sinabi, narito si Kristo, ang kordero ng Diyos. Ang iba, nakayok. No? Nakayok. No. Na pero according to 6 po,
may yung isa po ay nakikita nila na si Jesus ay naka kumbagay bloody tapos sa likod yes. lang nung pag sinabing narin ito, tingnan mo, huwag kang yumuko kasi pag kayo yumuko ka, nahihiya kang tingnan si Kristo. Pag sinabing narito si Kristo, ang kordero ng Diyos, narito, narito, wala doon sa kisa, wala doon sa ano, wala doon sa floor. Sa floor ka nakatingin. Dapat humingin mismo sa body ni Christ. Narito si Kristo, tingnan mo si Kristo, eto, katoliko, eto si Kristo. Wala doon sa floor ka nakayoko. No? Dapat nando doon ang mata natin nung pag sinabi ng pare, narito ang kordero ng Diyos. Nakatingin tayo hindi sa floor doon sa body ni Kristo. Pero sa Padre Pio, andun daw si Christ sa likod ng pare? Yes! Pag, ano? Yes. The person of Christ. Ay, the person of priest. Maraming mystics na nagsasabi ng ganun. Yes. Kaya, hindi lang, mga mystic, mga santo din, no? Pansinin mo, hindi lang tayo ang kasama sa simisa. Hindi lang tayo. Pati yung mga yumao natin nandoon din, baka hindi mo alam. Pati yung mga angels. Nandoon din. Kaya nga communion of saints. Yung misa natin, ang blueprint niya, nandoon sa Revelation. Nakita mo ro, no? Umaawit sila ng holy-holy, sabay-sabay, parang lagas-las ng malaking tubig, ang kanilang mga tinig, nag-aawitan doon, may umuusok, habang umuusok yung incenso. Nandoon yung blueprint ng misa natin pag binasa mo yung Revelation. Nandoon. Pero doon sa Fatima po, ganun din yung angel with the Eucharist. Yes, yung angel of peace. Yes. Ganda nun. Maganda yun. Okay. So, last question na tayo. Alas dress na. Okay. Alas dress na. Okay na po. Salamat. Okay na po. Pasok kayo dito. Lahat ng mga katanungan niyo sasagutin natin. No? Kuya. Alas 7 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi. So, topic po tayo bukas. May topic tayo bukas. Pero syempre, Q&A pa rin. Topic natin dapat ay Holy Eucharist. Nakalinya ba yan? Para maintindihan natin yung Holy Eucharist. Okay ba, Sis Malong? Topic wala, yung siguro sa isang next week na lang. Next week na lang. Wala ba yan bala? Itatopic natin yan next week. Itatopic natin. Para, next week na lang siguro. Bukas kasi Webes may debate po. Okay, sige. Next week, itatopic natin yan. May debate po tayo sa Webes. Alas 8 po tayo, ha? Pero 7 po. Salamat po. Magbukas tayo ng live. Okay. So, last question. Bago tayo magtapos. Salamat din. Okay. Okay. Wala na siguro. So, bukas ulit. Sharing tayo. Maganda, sige. Diba? Maganda. So, salamat. Boichi. Okay. El Jen. Sis Nendia. Anong pasahin ko? Kaso inaantok na si Sis Malu eh. Sige. Isa na lang. Isa na lang. Sige. Isa na lang. Joke lang. Romel. Bukas na lang. Bukas na lang. I-reserve lang mo yan. Antok na kayo si Sis Malu. Ipon ka ulit ng malupitang ano. Okay. So, salamat sa lahat na nandito. Debate tayo sa Webes, ha? This is Neng Bing, kay Jen, Bro Ichi, kay Ann, kay Bert, kay Sis Teres, kay Sis Malo, kay Sis Angie Maratas, at sa lahat na mga kasalan sa comment section, maraming salamat sa inyo, lalo na patuloy nating ipananalangin yung mga taong patuloy na humingi sa atin ng kagalingang spiritual at physical, no? Hindi na natin i-mention ang kanilang mga name dahil kasama na po yan sa aming pamisa at ganun din po sa aming personal prayer gabi-gabi, no? Salamat din po sa walang sawat, patuloy nagbibigay sa amin ng material support para magpatuloy po ang ating pag-apostolate at pag-ministry dito po sa ating Independence of God Faith, no? At sa ating ginagawang mga feeding program na hindi na namin yan ipinopong sa social media, no? Para po yun sa kapurian ng Diyos at sa ating simbahan. At credit po yun sa mga taong tumutulong sa atin. Para po yun sa Diyos at sa inyo po ang credit, no? No? Muli, maraming salamat. God bless us all. Mabuhay po tayong lahat. Ito po si Brother Mel na nagsasabing tindigan ng tama, ipaglaban ang katotohanan. Ave Maria, Gracia Plena, maraming salamat. O, huling mensahe, Bert, bago tayo mag-closing prayer. Ayun. Thank you sa invite dito sa Zoom. At last, nag-usap tayo, Kuya Mel. So, salamat po talaga na malaking ano to sa akin. Malaking karangalan na. Pasok ka lagi. Sige, Kuya. Okay lang po, Kuya. Okay. Marami yung tututunan sa iyo, Kuya. Amen. Glory to God. Okay.
Okay, Sis Anne, uling mensahe para sa ating pagtatapos. Sis Anne. Hello po. Thank you so much po sa topic today. Marami po akong natutunan, especially po yung ano, yung nagsisimba na minsan yung isip, madaming ano, nasa labas. Thank you so much po. Okay, I'm looking forward po sa more topics po about sa ganyan po. Thank you. Okay. Elgin. Huling mensahe. Teris. Hello po. Hello sis. Salamat po sa lahat sa nag-attend na may mga tanong na connected din sa tanong ko. Kaya hindi na ako nagtatanong. Thank you. Okay. Okay. Maraming salamat ulit, Bromel and Sis Nad, sa mga katanungan kong nasagot nyo na naman. Kaya gustong-gusto kong magtanong dito kasi may napupulot kang aral, tapos may mga history pang kasama. Yung may mga referensya ba? Yun. Salamat ulit. Yeah, okay. Sisteres. Okay. Sisteres. Yes. Sisteres. Yuhu! Huling mensahe po sa mga magaganda mong mensahe na isinare mo rito. No? Salamat sa lagi mo kaming sinasamahan na nagsishare ka sa akin. Sa amin. Sisteres, huling mensahe po. Ah, wala pa si Sisteres. Sis Angie Maritas, huling mensahe. Maraming maraming salamat sa inyo lahat. Sa maraming maraming salamat sa Diyos. Amen. Salamat din po sa inyong share, no? Sisteres, yung pong mensahe. Narinig niyo po ako? Ayan, okay na po. I'm sorry. Maraming salamat po sa inyong lahat, kay Sis Malo, kay Bro Mel, and sa lahat na nakinig at saka nag-view, at saka you gave me a chance to share, dahil ito na yata yung sinasabi ni Mother Mary sa akin na you need to spread the word, the message. But hindi ko pa talaga sinasabi yung anong message na sinasabi niya. Dahil sabi nga pala yun sa akin, I'm very stubborn child. So next time I'll share and yes, then I'll keep all you in my prayers and God bless you us all. Then let us continue to invite others that they can learn and they can share their stories about God. And thank you very much. God bless us all. Bye. Ay, uling mensahe at uling panalangin para sa atin, Sis Malo. Okay, thank you very much po muli sa lahat po ng pumasok dito. Higit lalo na po yung nag-share, Sisteris, and also po napaka, sabi nga, nakaka-inspired yung konting, ano pangalan nito, conversion story po ni Sis Angie Maratas. So, napakaganda po. So, sinasabi nga natin na yung sa pamamagitan po ng pag-share natin o yung pagpapatotoo natin sa mga naranasan natin patungkol sa ating Panginoong Diyos ay isang bagay na nakapagpapatunay na ang ating pagpapatotoo sa ating Panginoong Diyos ay tunay na nagiging buhay ang ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating mga patotoo. Amen po. So, maraming salamat po. So, alam niyo po, nakikita niyo po yung ginawa kong parang thumbnail, yung ating alamin. So, nakapaloob po doon sa tatlong circle, yung apologetic, evangelism, and catechism. So, iyon po sa kabuuan po ng ating mga pagtalakay na yon, yun po nakapaloob dito. So mariringan niyo po kami bumabasa ng ating, syempre, ng ating katisismo, yung ating evangelization, at yung ating apologetics. So makikita po niyo yun sa tatlong circle na yun. Ano? So yan po yung aim natin dito. Lahat po tayo, hindi po kami. Lahat po tayo. So napaka-importante po ng sharing at saka po nung pagpapatotoo. So, inaanyayahan ko po kayong lahat sa atin po itong programang ito. Hindi lang po kami. Nabubuhay ang programa ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng pag-share natin at pagpatotoo sa kanyang
salita. Amen po. Thank you very much po. At maraming salamat po muli, Sis Terry, Sis Angie, Bro Ichi, Sis Anne, Sis Elgin, Brother Mel, at sa ating pong nasa comment section, lahat po, sila doon, sila Chris, Sis Chris Velasco, at saka si kanina nandito si Sis Neng B, siguro may ginagawa na. At sa lahat po ng viewer na mula po kanina hanggang ngayon, maraming salamat po. Amen po. So let's pray po, mga kapatid. Salamatan natin ang ating Panginoong Diyos. So let's pray po. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng biyaya na pinagkaloob mo po sa amin. Higit lalo na po ang biyaya ng katalinuhan. Higit lalo na po ang biyaya ng iyong pag-ibig na dumadaloy sa amin, Panginoon. Salamat po sa mga oras na kami ay iyong nagabayan at tinuturuan sa lahat ng aming mga narinig. Nawa, Panginoon, ito'y tumimo sa aming isip, sa aming puso, patungo sa aming mga gawa. Ikaw na po ang pahala sa aming Panginoon at nawa po ang gawain ito ay makapagpatatag lalo ng aming pananampalataya at ito po ay ma-share namin sa iba at maipaunawa po namin ng lubos. Maging daluyan kami nawa, Panginoon, ng iyong awa at habag, igit lalo ng iyong pag-ibig. Patatagin at palakasin mo pa po kami, aming Panginoong Diyos, upang sa paglalakbay ng buhay namin ito ay kasama ka namin upang kami ay hindi maligaw, Panginoon. Ikaw na po ang pahala sa amin at sa gawain po nito, Panginoon. Lagi mo pong pagtubayan at lagi mo pong ipagkaloob sa amin ang iyong banal na Espiritu. Salamat po aming Panginoong Diyos sa iyong dakilang pag-ibig at sa iyong awa at habag na ibinibigay mo po sa amin sa bawat sandali ng aming buhay. At ito po ang aking samutalangin sa iyong makapangyarihang anak na si Jesus, kasama ng Diyos, Espiritu Santo, na nabubuhay at nagahari, magpasawalang hanggan at sa walang samang pamamagitan ng aming Inang Birheng Maria at ng kanyang esposong si San Jose. Amen. Ave Maria, gracia plena. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Amen. Thank you po. Salamat. Chachi, Brochi. Bye-bye. Bukas ulit. Bukas muna. Bye-bye, bro. Bukas kami kayo. Tsaka... Bye-bye, Cinderella. Good night. Nakain pa si Cinderella. Gutom. Thank you po.